good evening po sa inyo lahat, mga kaibigan at mga kapatid at mga suking sumusubaybay sa ating pong programa. Every Friday po tayo, ang Former Adventist Fellowship Philippines Apologetics, kung saan tinatalagay po natin ang mga mainit na paksa tungkol po lalong-lalo na sa ating kaligtasan. Ito po yung mga bagay na kailangan pag-usapan natin ngayon. Hindi po yung mga bagay na walang kabuluhan, kundi yung mga bagay na makapagbibigay po sa atin ng kasiyahan at assurance na tayo po ay nasa piling palagi ng Panginoon. At yan po ang ating hangarin dito sa ating programa na every Friday 8:30, ang ating pong apologetics. Mga kasama, siyempre, alam ko marami sa inyo ang nag-aabang at hindi po tayo nag-iisa ngayon. Siyempre, mas masaya dahil kasama po natin ang ating dalawang kaibigan, kapanalig, kapananampalataya, mga kapwa defender ng ating pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan po ng kaligtasan na tinatawag natin na gospel na nagmumula sa ating Panginoon. Walang iba, kundi ipapakilala ko muna sa inyo mula sa bata. According to age, simulan natin kaya siyempre tawagin natin ating suking kapatid at matagal nating na-miss dito sa podcast. Walang iba kundi Brother Erwin. Ayun, De La Rose. Wow, praise the Lord. Hello. Hello, Brother Erwin. Ha? Parang it's been a long time. Oo nga po, talaga. Ang tagal nating nagbakasyon. But seems like yesterday pa rin dahil... parang kahapon. Lagi naman kasi kita pinapanood eh. Amen, amen. Kaya lang, hindi tayo nag-uusap, nanonood lang tayo. Oo nga. Talagang maraming nga nagsasabi na wow, nabuhay na naman ang trio ng FAP. Trio ng FAP. At siyempre, yan ang nakita. Diyan tayo nakilala, Brother Erwin eh. Sa ganyan okay. Sa podcast naman tayo nagsimula eh. So tatawagin na rin natin yung ating supremo. Ang ating pong budi pastor. Walang iba kundi si Pastor Leonardo Valveran. Yes! Hello! Good evening, pastor! Nakamute po, pastor. Nakamute kayo. Walang boses. Hello po. Ayun. Salamat. Ayan. Nice to see you. Nice to see you po, bot. Oo, parang nakapinabago, no? Parang, wow, after how many years, no? At last, ito'y na-miss din tayo na marami natin mga viewers. O baka gusto nyo bumati o magpanawagan ngayon bago tayo magsimula sa ating pag-uusapang napakagandang paksa ngayon. Mayroon pa kayong mga babatiin, mga bashers nyo. Hindi, huwag natin sa mga, siyempre, yung pamilya natin, sino man. Sige po, simula, Brother Erwin. Sige, ako na po muna. So, ayun nga po, no? Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At salamat po sa mga nag-aantabay at na nagpaabot ng mga nasuporta sa podcast na ito at na mga nagpapasalamat at muli, magkakasama po tayo uli, no, Pastor? Yeah. Dito po. Kaya marami pong nagpahayag ng kanilang suporta at pasasalamat. Amen. Kaya salamat po sa inyo, mga kapatid. At binabati ko po, Pastor, no? Binabati ko po yung aking mga yung mga aking followers. followers as in P-A-L-O. Pero kahit ganun pa man, Pastor, ano, binabati ko po sila lahat. Siyempre. Mga human being pa rin siya. Mga nilalang din ng Panginoon yan. They were created in God's image. So, mahal din natin sila, no? Mahal natin sila. Mahal talaga natin sila, Pastor. Hindi lang tayo naiintindihan, pero we have to understand them. Kasi mas tayo nakakaintindi kesa sila. Kasi tayo galing doon, sila hindi naman galing dito sa atin. So, hindi tayo maintindihan. O, di ba? Amen. Pastor, ano po ba ang inyong bagong ano ngayon, Pastor Valveran? Meron kayong mabatin o inyong bagong gusto nyong i-flag at inyong i-announce ngayon? Binabati po natin yung ating pong mga kasama rito sa Biskaya at yung mga nagre-request sa aking mga kapatid nating mga leaders ng mission. Oh, kung paano gusto tayo nilang maging kaibigan. Gusto rin po namin kayong maging leaders.
leaders ng mission. Leaders ng mission. Northeast Luzon Mission. Northeast Luzon Mission po. Oh, bago lang 'yan eh. Sila po ay nagre-request. Tayo naman po ay nais maging kaibigan po ang ating mga kapatid at dati naman nating kaibigan nila, sila. Pastor? Anong nire-request nila sa iyo? Friend request yung po. Sa Facebook, sa FB. Sa Facebook. Kaya nagpapasalamat po tayo. That's good, ha? Papasalamat po tayo. Pero hindi siguro nila alam yung contact number mo, Pastor. Kaya sa Facebook ako tinitignan. Pero kung alam nila number mo, siguro tatawagan ka niyan. Yung mga pastor naman natin dyan sa nila, mga kaibigan din natin yan. Kilala tayo yan. Opo, kaibigan natin yung mga yan. Kaibigan natin yan. At yan yung mga viewers natin hanggang ngayon. Opo. Salamat. At binabati natin sila. No? Okay. Okay, so binabati. Meron kayong crusade. Alam ko pa, Pastor Balbera, meron kayong crusade na ayan po. Magsisimula, mag-i-start sa 26 po sa linggo na ng gabi ito. At ayun, ako po ay humihiling ng panalangin mula po sa putihin po nating grupo sa PAF at patuloy nating idalangin ang mga kapatid po nating mga Sabadista na atin pong pupuntahan doon po sa gabing iyon sa mga susunod pang gabi. Siyempre kailangan ng pamerienda, pakain yan. At siyempre kailangan natin ng funds, no? Tayo'y mangalap uli ng funds, offering sa ating mga kapatid sa former Adventist sa FAP, no? So yung mga kapatid namin na nakikinig dyan sa former Adventist Fellowship Philippines, kami po yung nananawagan in public o kahit hindi kayo member ng FAP, gusto nyo pong makibahagi sa gawain na crusade, gabi-gabi yung pangangaral ni Pastor Balberan. Saan lugar po yan? Saan banda? Sa Washington. Sa Washington, Solano, Nueva Vizcaya po. Kala ko Washington, D.C. Washington. Vizcaya. Opo. Pag-pray natin, mga kapatid. Washington. No? Oo, at mamaya, bago tayo magwakas, yung GCash display natin para sila yung magpadala ng mga offering. Kasi kailangan grassroots yan, kailangan pakain, kailangan pamasahin, gabi-gabi yan. So, yan ang ginagawa kailangan natin talaga. Gabi-gabi. So, yan, awareness sa mga kapatid. At siyempre, ikaw, Brother Edwin, wala ka bang announcement sa iyong future debate, activities, ministries? Wala pa po nakaschedule ngayon eh. Pero yun nga po, patuloy ang ating panawagan kay Pastor Cesar Dizon, no? Minesesyon na siya many times. At it's about timing lang po, Pastor, no? Na hindi pa daw siya available. But glad to see na nagkakatapos siya ng debate a few nights ago. So I guess baka kinausap ka niya. Nakapag-debate siya with S. Darm, no? So, S. Darm? Yeah, po. A few nights ago lang. So I'm thinking na baka po pwede na rin siya ngayon, ano? So naghihintay lang ako sa kanya. And of course, Brother Richard Thompson, patuloy pa rin ang aking communication. In fact, magkaibigan kami niyan. So nasa Palawan siya ngayon. Brother Richard, kamusta ka na diyan? Mag-ingat ka, no? Okay. At yun nga po. Inihintay ko lang yung mga confirmation nila si Camacho. Yeah. Na makakaharap mo. Ini-invite ko rin siya kaya lang gusto niya daw makita ako ng prueba na may baptism may baptism na ako kasi wala pa po ngayon. But I'm a member of a local church in good standing. Okay? So hindi naman po kasi required sa amin yung baptism. Yun nga po, iniingat ako ng ganung requirement. I guess it's his right, ano? So yun nga lang. So yun nga po. So sabi mo, sapat na yung pangalan ko, mabaptist ako. Sabi yung baptist eh, kailangan na baptist mo niya. Ulang na nga lang, tanungin ko siya eh. Tinanong mo ba si Brother Ronald? Kaya lang kasi meron ka rin pruebe. Yung baptism mo. May video pa. May video pa, kaya siguro pasado ka sa kanya. Yeah. Di ba ali, lahat naman yan ay in God's time, so hindi natin sila pwedeng pilitin. Yeah, no? totoo yan. Anyway, patuloy lang ang ating pag-ano. Yun nga, nabanggit mo yung tungkol sa debate natin, ano? Kay Brother Fernand Camacho, ayan, oh. Ayan, si screen. Ayan. Ikaw pala, ang magpa-plug, Pastor. Oo, magpa-plug din na rin.
Oh, kasi ito po ay sa mga nagtatanong, eh bakit biglang nagkaroon ng ano, sino ba naghamon sa inyo? Wala hong nagsamon sa amin dalawa ni Brother Camacho. Ito po ay request ng isang malakihang organization din ng Philippine Debaters Association, no? Para siyang DevCon pero Philippine Debaters Association. Kinontak ako kung ako ba ay ganito. Sabi ko okay lang naman. At ayun nga, hindi ko in-expect na si Brother Camacho ay sasalang na kagad sa akin. Basta in-invite lang ako na magpa-member sa Philippine Debaters Association. Sabi ko okay lang, papa-member. Akala ko may kadibate, ay kinontak pala ni si Brother Fernand Camacho. At nag-arrange nga. Di sabi ko, wala naman problema. Wala naman problema yun sa akin. Kasi ano naman, wala naman naghamon. Tsaka ito yung neutral ground. Neutral ground tong venue natin, Brother Erwin Pasalbadran. Yes. At tsaka isa pa, nakita ko rin na malaki ang potential nitong ganitong discipline, no? Yes. Natagal tayong napahinga sa debate, almost more than 3 years, no? Napahinga sa debate. Pero sa tingin ko naman, mas nag-upgrade ako noon kaysa noon, kaysa dati. Marami akong mas natutunan niya kaysa dati nung ako'y debater ng Seventh-day Adventist. At ito naman si, kaya pumayag din ako, alam mo kung bakit, mga kasama. Apo. Kasi kilala ko to si Brother Fernand Camacho. Isang mabait na tao to. Hindi siya bastos, hindi silang bash. In fact, sa nung ako umalis sa Adventist more than 3 years ago, siya lang yung wala ko narinig sa kanya na pamimensional o pambabas sa akin. Di kagaya yung pag-aralan natin, sila Dison, mga basagulero mga yan, parang mga lasego ata yung mga ito. Pero ito si Brother Camacho, ano naman siya, decente, formal, at may pinagsamahan kami niyan. May pinagsamahan kami niyan nung nakakasama ko siya sa mga debate ko. At saka siya ay, I'm proud, sabi, nagkausap nga kami, nag-chat nga kami bago itong debate na ito. Nagkakilala na at nag-open kami, we miss each other, sabi ko, ang tagal natin hindi kita, dito pa tayo magkikita, debate pa. So, we respect each other, I respect him, and he respect me. At sabi nga niya, ako'y kanyang, mentor nga tawag niya sa akin. Sabi ko, I'm proud to be your mentor, at nakita ko naman, nagagamit mo yung natutunan mo. So, walang pressure, walang stress. Yes. Dapat ang gusto nating sa debate, no? Yan ang gusto nating i-contribute sa debate. Ang debate hindi naman pag-aaway, hindi naman personal. Opo, hindi naman. Personal, hindi payabangan, hindi pagalingan. Kung ano alam mo, at yung kalaban mo, pag-clash, mag-clash yung inyong alam, hanggang doon na lang. Wala? Opo. Wala yung talo, matutumba, o ako'y bubugbugin, o hindi, walang ganun. Magpaka-decente naman po tayo sa Pilipinas. Nakakaya, lagi tayong kulelan sa Pilipinas. Kung napapanood yung mga debate sa ibang bansa, sa US, napaka-formal. Napaka-formal. Walang mainit, hindi mainit. They create light rather than heat. So, ito ang gusto natin i-practice. At kaya ako nagbalik. Kasi, yun ang gusto ko na ibalik sa debate. Kasi ang pangit ng ang pangit ng impression ng ibang tao pag debate sa Pilipinas. Ang naisip yung debate sa lumeta. So, yun ang baguhin natin. At pag naging maayos yun, pwede tayong makipag-debate uli. At siya, bago nga kay Brother Erwin, Brother Erwin, it's time na mag-join tayong dalawa. Amen! Praise the Lord! Amen! Mag-support is welcome po. Oo, para... Tama po yan. Kasi sabi ko, Brother Erwin, pabira, laki ng kalaban mo, samahan nga kita. Tama po. Amen. Ito ang ating purpose ay para siyempre i-propagate ang former Adventist Fellowship Philippines. Amen. Hindi natin itataas yung sarili natin, yung galing. No, no. It is for the glory of God. Wala tayong, kay mataalo tayo o manalo, basta na-glorify natin si Lord. Whatever Amen. His will. Ganyan yan eh. Hindi naman po natin iisip na mananalo tayo, Pastor. Kasi po, hindi man natin iisip ang sarili po natin dyan. Yes. Ang ating hangarin sa puso natin, at alam ng Panginoon yan, na nakakabasa ng puso, ay itinatanghal natin ang kanyang pangalan, hindi ang ating masarili. Amen. Ang maganda dito, amen. Manalo ka sa argumento, kundi manalo mo yung ipanalo mo yung maraming kaluluwa.
Ipanalo ang maraming kaluluwa kay Kristo. So, yan po ay April 1, ano po? April Fool's Day. Baka sabi kasi nung iba, ay baka na ang April Fool's Day, April mo, baka joke lang yan. Oo nga po, ano? Hindi siya makapaniwala. Oo nga po, ano? At natutuwa naman ako, marami tayong members sa FAF na natutuwa at na-appreciate nila ang ganitong discipline. Isa na po ako doon, Pastor, nagpapasalamat sa Diyos. Kasi amen. Sabi ko nga po sa aking sarili noon, sayang naman po kung ang talent ni Brother Ronald, isang Brother Ronald Ubidos, ay hindi magagamit yung talento na yon. So dinilig po ng Panginoon na aking panalangin at nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Amen. At sa iyo po, Pastor Ubidos. Amen. Ano ko kasi sa sarili ko, parang senior citizen ako, hindi ko na kaya. Para well, hindi pa pala, bata pa pala ako. Nasa 50, middle 50s pa lang ako eh. Ako, bata. Siguro pag mga 60s o 70s, pwede namang mahinga. Lang. Maaga ako nag-retire, hindi pa naman. Nakakalaban pa naman ako. Nakakasot pa ako eh. Okay, nakita niyo ba dito sa ating ano, sa advertisement, ay malawakan to. Pati yung si Russia TV, di ba yung sa debate convention? Ay mag-hook in ata din dito, mag-hook in sila. Simulcast. Hindi ko alam tong simulcast, pati hindi ko alam kung nasa gitna, Adventist siguro to kasi logo ng Adventist. Tapos pati pag-aralan natin. Mag-hook. Ganda pala. Pag-aralan natin. Talagang malawak po. Oh, malawak. Kumbaga sa laban ni Pacquiao eh, by satellite. Opo. By satellite. Ayan. So, yan. Tapos yan. So, I hope ang manaig dito ang katotohanan at mataas ang Panginoon, hindi yung talino o galing ng tao. No? Let the Holy Spirit lead us. Good luck po sa inyo, Pastor Ronald. Thank you, Pastor Balberan. Anyway, balik tayo sa ating topic ngayon. Siguro it's time to start na. Gaya ng ating naipangako sa ating mga viewers, ay ating pong tatalakay, napakagandang paksang ito. Ito po ay kaligtasan, no? Ang similarity. Dapat nga, IES yan, marami. Similarities ng Katoliko at Sabadista. Pero magpo-focus tayo, mga kapatid at mga kaibigan, sa doktrina ng kaligtasan. Okay? Ang layunin natin dito ay para ipakita ang similarities. At nang sa ganon, makita ng ating mga kaibigan, na, lalo na sa mga Adventists, na hindi sila unique sa paniwala nila sa kaligtasan. At kung bakit ganito na lang ating pag-i-expose na kine-question at hindi natin matanggap ang kanilang doktrina. Tanungin kita, Brother Erwin, anong importance nitong topic nito sa gabing ito para sa ating mga tagapakinig? Bakit kailangan nating pag-usapan ang bagay nito? Opo. Kagaya nga po ng aking laging sinasabi po, no? Kahit sa debates, kahit sa ating podcast, kung meron talaga tayong pag-uusapan, kung merong bagay na kailangan maging malinaw sa ating lahat, ay ito po yun, yung doktrina ng salvation. Kasi po, dito nakasalalay, unang-una, kaluluwa natin, no? Ang ating eternal life, or eternal punishment, or eternal death, no? So, from that perspective po, no-brainer na ika nga eh. Ano po? At yan po talaga ang masasabi ko dyan, Pastor. No? Amen. Napaka-importante. Pinaka-importante. Kasi magkamali ka dyan, mali din yung pupunta mong eternity. Opo. At mali na po lahat. At saka mali na lahat. Opo. Sayang. Pati siyempre, yung practice mo, mali na rin. Kasi behavior... at practice sa beliefs. Yung sacrifice, yung mga sacrifices mo, yung mga ginawa mong pagtitiis sa paglilingkod. Ikaw na rin po makakapagtatunay dyan, Pastor Ronald. Yes, Na yung pagpapagal mo noon for 22 years, although we know na all things work together for good, no? We know that. But can you just imagine those years you spent tapos mali pala? Yes. Napakalaking loss yun, no? Exactly. Yeah. Sabi ko nga dati, kung ako, alam ko lang mali ito, di sana nagpunta lang sa Amerika, nagpahayahay, nagtabaho na lang ako ron, nagpakayaman. Pero hindi ginusto ni Lord eh. Hindi ginusto, mayroon siyang purpose sa atin. Dito nga sa formalities. Tama po yun. Thank you, Brother Erwin. Pastor Balberan, ikaw, ang masasabi nyo? Ano bang relevance ito? Bakit ba kailangan natin pag-usapan itong similarities ng Catholic at Adventist sa kaligtasan? Napaka-importante po ito kasi
ang Catholic, ang Roman Catholic ay napakalaking relihiyon ito. At ang Seventh-day Adventists, malaki na rin yan. At worldwide sila pareho. Kung ang Roman Catholic ang pinakamalaki sa bilang, may tuturing din na ang Seventh-day Adventists ay napakalaki. At ang importansya nito, kasi nagbabanatan ang dalawang ito, sobras, lalo ang Seventh-day Adventists, binabanatan ng labis ang Roman Catholic. Tapos, ang paratang nga, lahat ng mga Sunday keepers ay naikabit, naisalpak doon sa Roman Catholic. Ang tendency niyan, malilito ang mga marami kapag hindi naklaro yung talagang issue. Kasi kung ang batayan lang, yung Sunday, ay marupok na issue yon, kung yun lang naman ang tinitignan pala, I think we have to dig deeper why kailangan talagang makita yung issue na mas maliwanag, hindi lang yung Sunday. Sunday kasi sinasabi lahat ng mga Protestant na Sunday keeper bahagi na rin ng Roman Catholicism. I think isa ito sa opportunity natin para pamalian, yes, yung ganong supposition, at para mas lalo pang i-link at lalo pa nga nating iklaro na ang Seventh-day Adventist pa nga at Roman Catholic ang mas madikit sa kanilang posisyon sa kaligtasan. Similarities. Ang hirap nga nito eh, kung sa isang Adventist, no? Kung Adventist ka at nagpapasalamat ka, umalis ka sa Catholic at nalamang mali, at ngayon ikaw ay Sabbath keeper, sila kasi Sunday keeper, at sa Papa si 666, Mark of the Beast, ganyan-ganyan. Tapos eventually malaman mo yung doktrina pala ng Catholic na inalisan mo, pareho rin sa doktrina mo, yes, bilang Adventist. Amen. So makakaroon ng problema. So Brother Erwin, simulan natin siguro, ano yung similarities ng Catholic at ng Sabadista? Okay. Simulan natin siguro dun sa umpisa, tatlo yan eh. Uunahin natin yung similarities nila regarding the Protestant Reformation, pinaka-essence ng Reformation, walang iba kundi ang justification by faith. No, this is the hinge. Ito yung hinge na talagang pinagtalunan primarily sa Council of Trent ng panahon na yon, nung panahon ni Martin Luther at ng Roman Catholic. At hanggang ngayon, yan po ang malaking dividing factor, at yan po ang essential factor bakit ang Catholic at ang Protestant ay hindi magkaisa. Okay, kunin ko muna yung mga idea nyo, no? Brother Erwin, sa justification by faith, ano po masasabi nyo? Bakit natin masasabi na ito'y may similarity sa Katoliko at Sabadista dito? Kasi kung ikaw ay Sabadista, eh, as much as possible, ayaw mong meron kang turo na pareho ng Catholic. Apo. Eh, ba't mo pagdating pa sa justification? So, meron pa bang konting summary dito, konting words, at susuhayin natin lahat. Sige. Apo. Yes po, Pastor. Unang-una po, Pastor, gusto ko lang magbigay muna ng disclaimer, no, na hindi po tayo nag-oppose dito as experts pagdating sa doctrine ng Roman Catholic Church, ano? Maybe sa SDA, kabisado natin. But in Roman Catholic theology, medyo hindi tayo masyado experts dyan. But, you know, pinag-aralan din naman natin yan kahit papano. Ito, masasabi ko po doon sa sinabi niyo po, Pastor, no, pagdating sa justification. Actually, ang similarity po nila, no, I would say, sa SDA, they believe in justification by faith, by imputed righteousness. In fairness with SDA, they affirm that. Okay? Yeah. Yeah. Sa libro nila yun eh. Sa libro po nila yan, nakasulat yan. Okay, ako. Ang problema po, ang Roman Catholic Church, yung definition ng justification ng Roman Catholic Church ay hindi pareho ng definition ng Reformation. Okay? Para sa kanila, Council of Trent says, justification is not the remission of sins merely, but the sanctification. Ano? Okay. So, sa kanila, holiness din ang justification. Not imputed. Not imputed righteousness of Christ, yun. But impartation of righteousness of Christ. Impartation, okay. Din. Impartation din. Yan ang definition ng Roman Catholic. So, parang ano, pero, parang ibang-iba. Sa Protestant Reformation, kasi ang pag sinabing justification by faith alone,
May alone. Alone, yes. Yun ang pinagkaiba ng, ano, eh, ng Roman Catholic. In fact, meron na kumabasahin dito, isishare natin sa ating mga viewer. Ito'y galing sa book na Roman Catholic and Evangelicals, Agreements and Differences by Norman Geisler at si Ralph McKenzie. Sa page 221, sabi niya ito, at tignan ko yung comment niya. For one thing, sabi ni nila, for one thing, while Catholics believe in the primacy and necessity of grace, Protestants believe in the exclusivity of grace. That is, only Protestants believe salvation is by grace alone or sola gratia apart from any good works. No, kasi kailang define muna natin eh. Define muna natin kung ano ba stand ng Roman Catholic bago natin i-compare sa Adventist, di ba? Kasi most of our viewers ay hindi pa familiar dyan. So sinasabi dito, within the pinag-usapan pa na lang natin dito yung Protestant, no, sa atin at sa Catholic. Ang Catholic, they believe in the ano naman eh, in the grace of God eh. They are saved by grace. But for them, it is primarily. They believe also in the ano ah, they believe also that hindi sila naniniwala na naniniwala din sila na it is God's initiative din ah, grace. Yes. Pero sabi nga dito, it is primacy at saka necessity. While in Protestant, exclusive talaga ang grace. Walang part ang tao. Walang part ang tao. Oh, yan. And then sabi pa rito, yan ang sola gratia, sola gratia. Sabi naman dito, likewise, while Catholics believe in the necessity of faith, eh, siyempre, sasabihin ng mga Catholic, yes, kailangan ng faith. At least for adults, for justification. Kasi, they remember ang mga Roman Catholics, they baptize infants. At as a believer tayo, we believe in credo baptism. Sa Catholic kasi, credo baptism eh. Ang credo baptism, ibig sabihin, believer's baptism yan sa salita natin, na kailangan believer ka muna. You have to believe before you accept the gospel. Accept. Well, yeah. Pero, ang Roman Catholic, yung kanilang baptism kasi, ang isa yan, yan ang number one sa seven sacraments. At dahil dyan sa, kaya sila kailangan mag-baptize sa bata, kasi ito daw ang mag-aalis ng tinatawag na original sin na namana ng batang yon, para palitan ng sanctifying grace. Well, ang good doctrine ng ganun eh. Okay. So, doon pa lang iba na eh. So, necessity pa rin ang faith, pero yung bata na binabautisman, sabi ng ng kanilang catechism, eh yung ang faith noon hindi sa bata manggagaling, kundi sa pare, doon sa sakristan, sa magulang ng bata, doon sa kanya mga godparents, kaya diyan na usoy may mga ninong-ninang eh. Ninong-ninang, yes. Kasi yung mga faith noon, collectively, yun ang magiging parang merit para maging valid ang baptism ng sanggol. Yun sinasabi nila. Yan. So, itutuloy natin. Ito pa ang pinagkaiba. Okay. Sabi dito, Catholics believe in the necessity of faith, at least for adults, for justification. Only Protestants believe in the exclusivity of faith. Oh, the heart cry of Reformation was justification by faith alone, sola fide. The distinguishing salvation doctrines of the Reformation then are grace alone and faith alone, sola gratia, sola fide, and through Christ alone and based on Bible alone. So it's five solas yan eh, di ba? Five solas. And that is the identifying mark na ikaw ay talagang Protestant at you adhere to the Protestant Reformation pag you meron ka nitong five solas na ito. Now, and question natin ito, so naintindihan na natin. Sinummarize ko lang naman yung sinasabi ng book na ito. Now, pagdating sa Seventh-day Adventist, unahin natin siguro yung sola gratia. What do you think is the similarity at difference nito sa Protestantism? No? Ang Adventist ba, total galing tayo lahat yan. Do they believe in sola gratia, Pastor Valverano? What can you say about that? Nakamute ata kayo. Ayan. Okay. Opo. Sa kwan nga, sa prinsipyo, lalo rin sa dedication ng mga bata, no,
sa child dedication, yung mapapansin, ang pundasyon din dun sa Jewish kung ano po, sa Jewish practices, sa Luke 2:21 nga, si Jesus Christ eh, dinidikit. Ano. Oo nga. So, dun pa lamang, may similarities na, pastor ako ng Seventh-day Adventist, ginagather namin lahat ng mga magulang na gustong i-schedule yung decision para sa child dedication, kung saan inihahanda ito dun sa kale na baptism pag ito'y nasa edad na o nasa tamang gulang na di umano para tanggapin yung Panginoong Hesus Kristo. Uy, nangyari. Wala si Pastor. Anyway, naghang. Anyway, hintayin natin si Pastor. Okay. Then natin. Oh, okay. So, parang tinatakal niyo. Apo. Ako muna po. Okay. Sige, ikaw muna. Sabi niyo natin. Yung similarities po, no, dun sa SDA. Yung sinasabi po ni Pastor Balberan, kasi sa SDA, wala namang baptism talaga na sa infant baptism, kundi dedication ang tawag. So, yung dedication na yon, actually po, as a former Adventist, hindi ko nga alam yung significance nun. Eh. Yeah. Doctrinally, wala akong nakita ganun sa doktrina nila. But I think that is just a practice, ano, na ginagawa ng church. But in connection with salvation, no, I don't think na may kinalaman yon, no. Ang masasabi ko pa po, Pastor, yung baptism, no, yung water baptism sa SDA ay talagang requirement for salvation. Yeah. Napareho dun sa Roman Catholic Church. In fact, yeah. Apo, sa Roman Catholic Church, yung bata po, no, yun nga daw po yung initial justification, eh, sanctifying grace. Eh. Yun yung start ng justification ng tao. Yes. Roman Catholic. Yes. Therefore, that is a requirement for salvation. Ganon din naman po dito sa ano, sa SDA, requirement din sa kanila yung baptism. Totoo yan, Brother Edwin, totoo yan. In fact, nung ako alam mo naman siguro, ako ilang crusade na ang aking napuntan buong Pilipinas, talagang ano eh, big deal ang baptism kasi alam mo kung how the Adventist interpret this John 3:3. Di ba may binabanggit sa John 3:3, let's open our Bible. Ito napansin ko pareho din sa napag-usapan natin sa part pa rin ng justification ta. Apo. Sabi dito sa John 3:3, let's open our Bible. Unless a man be born again, he cannot enter, we cannot see the kingdom of God. Ito, nasa Bible natin. Eh. I-share natin dito sa ating mga audience para makita nila. No? Napag-usapan lang natin to kasi ano to eh. Sa Roman Catholic kasi, yung baptism ng bata, ang tawag nila doon, justification din. Justification. Opo, justification talaga po yun. Infant justification. Oh, ngayon, kailangan talaga dumaan siya sa tubig. Hindi optional ang baptism mo. That's a requirement. Sa Adventist din, Brother Erwin, hindi din optional ang baptism. Hindi po. Requirement din. Required talaga yan. Kasi nga sabi ni Jesus dito sa John 3:3, sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, katotohanan sinabi sa iyo, maliban ang tayo ipanganak na muli, hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Tapos pagdating dito sa verse 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi sa iyo, maliban ang tao ipanganak sa tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Now, nung ako'y Adventist, ang understanding ko ritong tubig, talagang literal na tubig. Baptism. Ay, ka ba ganun din, Brother Erwin, nung Adventist ka? Di ba sinasabi nila? Sige nga, Brother Erwin. Actually po, Pastor, hindi ko po alam. When I was an Adventist, no? Mm-hmm. Actually, ito naman po ay open knowledge, you know? Na hindi naman po talaga ako devout SDA during that time. So hindi ko po rin wala po kong alam sa doktrina na during that. Pero ako as a 24 years no sa Seventh-day Adventist, talagang nire-require namin na opo. Na magpabautismo kasi ang understanding ng Seventh-day Adventist sa tubig dito ay tubig ng bautismo kasi dog bachelor yung sinasabi niya. Opo. Actually nasa church manual po.
Actually po, Pastor, nasa church manual eh. Oo, oh, nasa church manual. Doon talaga po naka-specify, no? Na yung requirement for baptism. Diyan pa lang, eh makikita mo na may similarity ang Roman Catholic meron. At ang Adventist. No? Apo, pero para sa mga Protestant, tulad mo ngayon, tulad natin ni Brother Erwin, ang bautismo ba talaga kailangan, required talaga na bautismo ka sa tubig? Ano ba ang iyong view dito? Apo, in fairness po, may mga Christians po, no, na talagang they believe, lalo na yung mga Baptists, no? Big deal sa kanila yung baptism. Uh-huh. Alright, so that's clear. But ako po, personally, as a Christian, ano, hindi po requirement ang baptism, water baptism, sa salvation. What we can see in the Bible is that baptism is the public renouncement, ano, public renouncement of sin or public confession of repentance of sin. That is the symbol of baptism. Exactly. Eh, sabi nga, symbol. Ako, symbol talaga. Symbol, baptism. Apo. Yung parang you are professing publicly your faith in Christ. Yon. Yun ang symbol nun. But actually, hindi naman po sinabi na kailangan requirement yan. Dahil magiging salvation by works yan. No? It will contradict the clearer passages in the Bible that talks about salvation. So hindi po siya requirement. So tama sa akin po yan. Oo, tama naman yun. Kahit ako ganyan din, paniwala ko eh. Kasi kung yan ay requirement, di hindi pala maliligtas yung kriminal sa tabi ng cross. Amen. Ito. Yan. Matibay na ano po yun. Hindi na bautismo. Sana sinabi ni Chris, teka, pagbaba mo dyan sa cross, pabautismo ka muna. walang meritorious effect yung baptism. No? So, yan sa bagay niya, mga kapatid. In fairness naman, no, sa mga Adventists, may mga Adventists, ito ha, mga pastor, na nagsasabi na hindi naman din required ang baptism. Mm-hmm. Pero personal nila yon. Pero sa church manual, sa kanilang doctrine, tinatabi niya. So, bagay na yan, makikita natin, hindi enough pala yung faith. Mm-hmm. Hindi, yes, hindi enough yung justification by faith alone. Kaya nga, mga kaibigan, mag-iingat tayo pag ang kausap natin, Catholic o Adventist. Kasi they both believe in justification by faith. The Catholic believe in justification by faith. The Seventh-day Adventist believe in justification by faith. Tayong dalawa, kapatid, galing tayo sa Adventist, we believe in justification by faith. Anong pinagkaiba natin sa kanila? Mga kaibigan, ang pinagkaiba natin, yung salitang isang word lang, justification by faith alone. Yan lang salita niya, alone. Andyan, big deal po yan. Yan ang hindi mailagay at magamit ng mga Catholic. Wala kang mababasa o wala kang makita ng Roman Catholic na naniniwala sa justification by faith alone. Mm-hmm. Kahit mga Adventist hindi. Ba, Brother Erwin? Yes. Tama po yan, Pastor. Actually, yan nga po nakapag-convert sa akin eh. No? Mm-hmm. Na nakapag-alis pala sa akin. Okay. Kasi nga po, ang nangyari po sa personal experience ko, nung naunawaan ko yung Ebanghelyo by reading the New Testament, ano? Nalaman ko po doon na talagang Roma 1:17, from faith to faith. Okay, malinaw. Tapos justification, Romans 3:28, Galatians 2:16, those are very clear pronouncement, revelation from the Bible on how a man can be saved, no, by grace alone through faith alone. So inaanap ko po 'yon sa doktrina. Inaanap ko po 'yon sa 28 fundamental beliefs. Wala po akong nabasang ganoon. Wala. Pero in fairness, Pastor, meron po sila mga publication like Questions on Doctrines, no? Meron tayong mababasang ganoon, grace alone. But meron pong issue 'yan, yung Questions on Doctrine. Huwag na po natin itake dito. Totoo. Pero may issue po 'yan. Kaya nga po hindi na nga po pinopromote yung libro na yan. Kasi dun sa Questions of Doctrine, kung i-contextualize natin ang background niyan, historical background, yan ay ginawa ng Seventh-day Adventist yung libro na yan. Dahil ang kanilang audience ay yung challenge ng mga evangelicals during that time, 1950s. Yes. Kasi sina-challenge sila ng mga evangelicals na patunayan nila at bakit hindi sila dapat tawagin ang mga Adventist na mga kulto. So, nagkaroon ng pagbabago ng mga terminology. Yes. Binago nila. So, yung mga wordings na ginagamit nila doon sa book na Questions of Doctrine
ay sinigurado nila na ito'y kapareho ng words, a terminology na theological na ginagamit ng mga Baptist during that time, katulad ni Walter Martin. So, magkatunog. So, kaya nga, meron tayong podcast niya na talagang, ano talaga, talagang yun ay, hindi naman natin panlaloko, kundi parang pang-deception ang ginawa at Seventh Adventist that time. Kaya po, until now, kahit within the Seventh-day Adventist, marami pong natiwalag na mga pastor, minister ng Adventist. Tama dahil po. Dyan sa libro na yan. Amen. Tama po kayo, dyan pastor. Sa libro na yan, di ba? Yes. Marami. Documented po yan. Documented po. Kasi marami mga theologians na mga conservative Adventist, mga traditionalist scholars ng Adventist during that time, katulad si M.L. Adriasel. Yan ay talagang, kumbaga siya ngayon yung parang, sa ngayon sa atin ngayon siya yung parang siya Don si Bachelor. Martin Lee. Tapos hindi man lang sinama sa committee na sasagot sa tanong ng mga Baptists at Evangelicals. So nagkaroon ng problem. Kaya hanggang ngayon, although pinublish siya ulit noong November 2008, nireprint, pero may note na annotated na. Meron akong libro na yun eh. Okay. So, eto ngayon napansin ko, Brother Erwin, no? Mabuti pinag-usapan natin itong justification by faith kasi mamaya pag-usapan na pa natin ibang factor. Gusto ko ipakita sa ating screen yung susunod natin pag-usapan tungkol sa justification by faith. Ito naman ay yung sinasabi din dito sa libro natin ginamit. Kaya ko ginagamit po itong libro nito, Brother Erwin, itong Roman Catholics ni Norman Geisler at ni Ralph McKenzie kasi ito bago i-publish ay duman ito sa mga Roman Catholic apologists at theologians. Talagang siniyasat yung manuscript bago i-publish. In fact, ginamit pa rito yung Catholic Answers, no? Number one apologetic ministry yan sa American na Catholic Answers para i-approve kung tama ba nilagay. At ito'y approve. Ibig sabihin, authoritative talaga, no? Yes. Ito ngayon maganda sabi dito sa page 221, dito tayo tumuon ngayon ng pansin. Sabi dito, before Luther, the standard Augustinian position on justification is stressed intrinsic justification. Intrinsic justification argues that the believer is made righteous by the grace, by God's grace, as compared to extrinsic justification, or yung forensic, by which a sinner is forensically declared righteous at best a subterranean strain and pre-reformation Christendom. So, nag-gets mo ang point dito ng pagkakaiba, no? Ng justification by faith na binangon Luther compared dun sa Augustinian position. Yes, opo. Kasi marami ako narinig ng mga Katolikong kaibigan natin na sabi nila, ang talagang original daw na interpretation, understanding justification by faith ay sa Catholic. Yung kay Luther. Si Augustinian. Augustinian, di ba? Pero Augustinian lang, hindi ibig sabihin niya ng tama kasi yan lang naging popular kasi si Augustine ang maraming vocal at most vocal theologians at authority that time at napaka-comprehensive ng kanyang theology, systematic, kaya parang naging sikat siya. But it doesn't mean na it represents the biblical meaning of justification by faith. So, ano ba, Brother Erwin, para sa ating mga viewers na medyo theological terms, ay paliwanag mo nga itong intrinsic justification tsaka extrinsic. Okay. Ano ba yan? Sige po, yung justification po, we're speaking of Roman Catholic dogma po, ano, yung theology ng Roman Catholic Church. Gaya nga po na sinabi ko kanina, yung justification sa kanila ay sanctification, no? Sabi pa dito, justification is sanctification and the renewal of the mind, of the inward man, through the voluntary reception of grace. So yung sinasabi po dito, Pastor, sa pinakita nyo po, na made righteous, ito nga daw po yung tinatawag na infusion of grace. Exactly. No? So ikaw, yung justification mo, manggagaling sa loob mo, no? By the infused grace, by the indwelling Holy Spirit, you will be given power, enabling grace or helping grace as they call it, for you to live a righteous or a holy life. Yun. So in that sense, you will be justified. Mm-hmm. Yun ang sabi ng Roman Catholic. Ganun ang view ng Roman Catholic. Apo. Mm-hmm. Samantalang sa atin naman po sa Reformation, kay Martin Luther, nung nabasa niya yung libro ng Galatia, ano po, natagpuan niya po doon na ang righteousness
nakatanggap-tanggap lamang sa Diyos para tayo ay tanggapin ng Diyos Ama sa harapan niya ay yung righteousness ni Kristo na outside righteousness, alien righteousness, nandun sa langit, wala sa atin. Yes. Hindi po magagaling sa atin yung justification. Kaya nga po yan ay extrinsic justification. Kaya declaration. Sa labas. Okay. Opo, dine-declare lang po tayo na righteous. We are declared righteous by faith. Pero hindi ka, you are not made righteous. You are not made righteous. Although, maging maingat lang po tayo dito, no? There is always sanctification at fruits, ano? Fruits of justification. Pagka growing, tayo po ay progressive. Ako yung progressive. Dyan, eh. Progressive justification tawag nila dyan, eh. Ayun, parang ganun nga po. Kasi yung kanila, justification, sanctification, isa lang. Yung sanctification, yun, exactly. Yun ang makakapag-justify sa'yo. Something like ayan that, nga. Pastor. Sa atin naman po, hindi. Justification is a one-time declaration. A one-time event. And hindi po yan nawawala, bumabalik. Hindi po ganun. So, ibig sabihin nito, mga kaibigan at mga viewers namin, no, ito, magandang maunawaan nyo kasi hindi ito palaging pinag-uusapan dito sa Pilipinas. No, hindi masyado kilala at pinag-uusapan. So, this is the opportunity, ipaliwanag natin sa ating mga kaibigan na ang pinagtatalunan ng mga Catholic at Protestant during that time ng Reformation ay anong meaning pantay ari ing ganap ng Diyos? Ginagawa ba talaga tayo na righteous o itinuturing lang tayong righteous? Yun ang issue dyan, Brother Erwin, eh. Yes, so, yun po. In fact, kung nakita mo yung aking issue doon sa mga dating daan, MCGI, sabi nila, mali daw yung na ikaw ay manampalatayang ligtas na, ganyan-ganyan. O, sa kanila kasi, yung mga kulto, itong isang ng kulto, mga kapatid, red flag, pagka ang kulto, pagka ang sinasamahan yung iglesia, ang paniwala sa justification, na ari inganap ka ng Diyos, ikaw mismo ay ginagawang matuwid ng Diyos. Apo, hindi lang tinuturing. Kasi, mapapansin mo yung mga kulto, lagi na sinasabi, paano sinasabi sa Santiago? Ha? Mm-hmm. Hindi magiging perfect, hindi sapat ang pananampalataya lang. Kailangan ikaw ay gumawa dahil nagiging perfect ang iyong pananampalataya sa gawa. O di kung yun pala, ang justification by faith, bakit ka pa ituturing na ganap? Gumawa ka, di ganap ka na kaagad. Opo. Dapat hindi na applicable na tawagin ituturing ka ganap. Kasi doon pa lang sa paggawa mo, ganap ka na. Opo. Di ba? Ayan. So, yan. Maliwanag mga kaibigan, no? Ang talagang justification by faith, itinuturing ka lang. Kaya nga tinatawag itong forensic. Alien, ibig sabihin, outside your body, outside your being, kasi merong isa na si Kristo ang naging matuwid, naging righteous, labas sa ating katawan si Kristo, hiwalay siya sa atin, yung ginawa niyang katuwiran, yun ang kanyang inimpute sa atin. Because by means of our faith, nakarating at natanggap natin yung ginawa ni Jesus because of our acceptance and reception of by means of faith. So, sa atin mismo, sa ating sarili, hindi tayo righteous. Kaya yung sa Roman Catholic, na although sinasabi ng Roman Catholic, in fairness, na meron silang sa kanilang catechism, na walang magagawa ang tao na kanyang gawa kung hindi muna mauuna ang biyaya ng Diyos. Parang ganun din, no? Prevenient grace. Although hindi na tinatawag na prevenient grace ito, tinatawag na nila grace ito. Pero grace. Ang tawag nila dyan, technically, sanctifying grace. Sanctifying grace. So, ang gagawin daw ng Diyos ay siya mauna muna yung sanctifying grace. And then, pag natanggap mo na yung sanctifying grace, ikaw mismo, hindi ka lang ituturing na matuwid. Ikaw mismo, nagiging matuwid. Unti-unti. No? At sabi nga nila, na ibabalik sa'yo yung perfection ng sanctifying grace na na-experience ni Adan at Eva bago sila magkasala. Yun ang kanyang paliwanag dun, Brother Erwin, eh. Na ibabalik ngayon. Kung ikaw yung nagkasala ulit, nag-commit ka ng mortal sin, meron namang tinatawag na sacrament of penance. At yan ang magbabalik
uli. So, ibig sabihin, sa kanila yung justification, nawawala, tsaka nadadagdagan. Yes. Kaya may doctrine na ang mga Catholic pwedeng, na. Pwedeng madagdagan ang justification. Oh, nagmamature. Oh, ngayon, ito, ikaw ba, sa napansin mo sa Seventh-day Adventist ba, may ganun ba silang portion? Okay, ganito Pastor, ano? Kasi natakal natin justification. Doon naman tayo sa imparted righteousness. Ano? Connected po ito sa sinasabi niyo. Connected po ito sa sinasabi niyo po. Kasi po, sa Roman Catholic Church, yun nga po justification is actually not imputed righteousness nga, but imparted. Okay? Exactly. So, wala silang imputed righteousness, wala po silang ganun. Imparted. Sanctifying grace or enabling grace or infused righteousness. Kumbaga, hindi ka lang tinurong. Matuwid ka talaga. Ginawa ka talaga. Indwelling Holy Spirit. Yes. Ito naman po ang view ng SDA. No? Meron po pagkakaiba sa area na yon. Mm-hmm. Ang SDA po, they affirm imputed righteousness by faith, no, sa umpisa. For your past sins. Opo, for your past sins. Yeah. Pero once you are a believer, once you are justified, that justification, pwedeng mawala when you break the commandments. Exactly. That's why kailangan mo ng imparted righteousness. Exactly. And that imparted righteousness is the sanctification. Kaya nga po, makikita natin yan sa kanilang 28 fundamental beliefs. Pababasa natin, imputed righteousness, imparted righteousness. Dalawa, meron silang ganun, dalawa. But, ang catch po ito, mga kapatid, ano, Pastor? Yung imputed righteousness is subordinate to imparted righteousness. Mm-hmm. Ano po niyo? Mas mataas ang imparted righteousness kasi yung imputed righteousness po, sa past sins mo lang yun. Mm-hmm. Yun lang yun. Tama. Yun ang theology ng Seventh-day Adventist. Pagdating po sa bagay po na yan. So, ibig sabihin, nagkaiba lang ng terms ang Adventist sa Catholic. Sa Catholic kasi, hindi na ginagamit yung sanctification eh. Ang tawag ng Catholic dun sa sanctification natin, mga Protestant, ang tawag nila doon, progressive justification. Justification pa rin ang tawag nila dyan eh. Yes, so, sa Catholic. Catholic. Ang Catholic talaga, dalawang phases ang justification. The same with the Seventh-day Adventist, dalawang phases. Dalawang phases, ang salvation. Hindi po, ang salvation. Ang salvation, tama. Una, yung grace by faith, yung tinatawag nating imputed, they agree. Yes. Ngayon, ikaw ay na-imputed, pero eventually, you will become righteous. Yeah. Yung tinatawag na imparted. Ngayon, ang mga Adventists, they call it sanctification. In fact, dito po sa ating screen, makikita nyo sa fundamental belief, Brother Erwin, dito sa 28 fundamental belief nila, sa page 144, no? Meron sila tinatawag na daily justification. Amen. Araw-araw na justification. Justification. Ha? Ano itong daily justification ito? Sabi niya, all believers who are living the Spirit-filled sanctified life or Christ-possessed have a continuing need for daily justification Christ bestowed. We need this because of conscious transgressions and because of errors we may commit unwittingly. Anong masasabi mo dito bilang Protestant? Does this represent Protestant Reformation, Brother Eric? No, definitely not. Yeah. Mm-hmm. Kasi po, yung idea na yan na daily justification, yan na yan po yung justification ng Roman Catholic Church. Yun. Binago lang yung term. Opo, binago lang ng tinwik lang konti. Pero yan na yan din po yun. Kasi po sa Roman Catholic Church, talagang yung justification nila is sanctification. Yeah. Eh, yung sanctification, kailangan perfect. Yeah. No? Kung nagkakasala ka, ay punta ka sa pare, magkukupisal ka, ganun. Sa sacrament, ganun. But dito sa SDA naman, yung justification kasi nga po nila, kailangan nga daily, ano? Eh kasi nga po, kung pwedeng mawala yung justification. Yun. Pag ikay nakaka-transgress, eh mamaya po makikita natin kung bakit, Pastor. Mas may papaliwanag po natin yan pagdating natin sa atonement. Oo. Ibig sabihin, pag sinabi daily justification, halimbawa, ngayong gabi, we are justified. Kasi nag-usap tayo tungkol sa Bible. Ngayon, halimbawa, nakapagmura ka, nakapag-usip ka na masama, nawawala yung justification. Tanggal ka. Oo. Ngayon, nakatulog ka, nakatulogan mo. Ah, tapos pag-isip mo sa umaga, kailangan ma-justify ka ulit. Magpe-pray ka, magre-repent ka.
Well, is that a biblical, ano ba? Biblical ba yung ganyan, Brother Eric? Why do you say it's not biblical? Okay, hindi po, Pastor. Kasi malinaw po ang Biblia, no? Justification is a past event. Alright? Exactly. Romans 5:3, Romans 5, no? Nandyan yan. We are justified. Now we have been justified by faith. Sabi po doon, ano? That is always a past event. Sa perspective ng mga Kristiyano, justification is always a past event. Tapos na. Hindi pwede pa ulit-ulit. Hindi po pwede yung isa. Kasi parang justified, sinabi mo lang. Justified. Oo nga, kaya minsan nga naisip ko, baka naman itong justification, ibawa, ni gabi, no? Tapos eh, nagkasala ka, born again ka, nawala yung pagiging born again mo ngayon, nagkasala ka. So bukas ulit, mag-pray ka para maging born again ka ulit. Parang ganun sila. Tama po. Ganun nangyayari. Born again, and reborn again, and reborn again, and again, and again. Born again, again, and again, 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 and again. Wala katapusan. There's no such concept in the Bible. Oh, nga, no? Parang, wow, parang ganun. Ito? Nung sinabi ni Jesus, yung, you must be born again. Ano na, isa lang yun, eh. Isa lang. Tsaka, napansin mo ba dito, sa page 137, nilagay ko sa taas, tingnan mo yung sinasabi na ng libro ng 28 Fundamental Belief. Justification by faith, Christ's righteousness is imputed to us. We are right with God because of Christ, our substitute. Parang binakita ako na inconsistency dito. Kasi kung ang kung ikaw ay nakatanggap ng justification by faith, hindi dahil sa ginawa mo o dahil sa righteousness mo o dahil sa kamalian mo, kundi dahil doon kay Kristo. So how come ito ba incompatible dito sa kanilang tinatawag na daily justification, Brother Erwin? Yan po, hindi. Justified. Outside your body, which is forensic, si Christ ang basis at siya ang foundation kung bakit ikaw'y naging righteous. And then suddenly, biglang magiging daily justification. Ba't parang ganon? Pakipaliwanag mo, parang ano ba nangyari diyan? Ba't parang contradiction ata? Yan nga po sinasabi natin, ano, kanina po. They are affirming justification by imputed righteousness, which is actually, that is already a perfect righteousness. That is a that is the righteousness of Christ, eh. Imputed na sa'yo, dineclare ka na eh. So, bakit pa mawawala yun? Eh, bakit mo pa dadagdagan yun? That is already a perfect righteousness. So, itong dalawang bagay po na to, this is actually contradicting. No? Yun yan, when we're speaking of justification po, Pastor, ha? Kasi ginamit ito justification eh. Yeah. No? There's no such thing as daily justification. There's no such thing in the Bible. Kaya ganyan po yan. So, magkalaban po yan. Contradicting po yan. Dalawang statements. Magkabak, Pastor. Kaya nga tama, Pastor. Brother Erwin. Kaya nilagay ko ito dito sa screen para makita niyo mga kaibigan na contradiction. Even the Seventh-day Adventists, unfortunately, nakaka-sad to know that ano sila, hindi sila nagkakontrahan to eh. No? Opo. Kita mo ah, ang basis ng justification, yung ginawa ni Kristo. Pero, lumalabas sa page 144, kailangan mo basic justification kasi nagkakasala ka. So, anong naging basis mo? Yung sarili mo. Yes. Dapat, it's either ang basis ng justification mo ay si Kristo lang o sarili mo. Nakuha mo? Amen. Tama po. Okay, tama po. Anong nangyari? Magkakontra. So, mga kaibang Adventist, ito ay palaisipan lang at sana makatulong sa inyo para ma-open sa inyo na talagang doctrine na kasi ng Bible, is si Jesus lang ang ating substitute at siya lang ang basis at basihan at foundation ng ating justification. Ngayon, kung ang basis ng justification mo ay kailangan hindi ka nagkakamali, hindi ka sumusuway, at commitment mo dire-diretso, continuing, sabi ni dito eh, continuing need for daily justification, eh saan naka-base ngayon yung justification mo? Hindi sa continuing work of Christ, kundi sa continuing work mo bilang tao. Pastor Balberan, ano mas, kamusta? Ano mas sabi mo sa ating yung nag-uusapan? Meron kang sabi, welcome back. Oh, walang mic. Nakamit po, Pastor. Tama yung nabanggit po na dalawang phases ang justifications ng Roman Catholic. At hindi lumalantad yung imputed sa Roman Catholic masyado kasi more on obligation yung kasunod na nun. Yung second phases ng justification, yung second phase ng justification, more on obligation.
na yung obligation na yon, kasama na dun yung Sunday obligation at iba pang mga obligation ano. Now, dun po sa Seventh-day Adventist naman, they put much emphasis on yung pong tinatawag pong imparted righteousness, in the sense na yung obligation pa rin ang pinupuntahan. Kung sa Roman Catholic, Sunday obligation, sa kanila naman, Saturday obligation. So, doon nag-meet yung similarities nila. Parehong may obligation doon po sa part po ng kasunod ng justification. Wow. Nga lamang, hindi tinatanggap ng Roman Catholic yung salitang sanctification on the process. More on justification sila. Oh, pero lumilitaw din, na ganun din yung kanilang result. Oh, parehong meron silang, ayon sa kanilang version, moral obligation depending doon sa pinaglalaban nilang truth ayon sa kanila. Oh, in fairness, truth ang tawag nila doon sa pareho nilang pinaglalaban. Kumbaga, ang justification by faith ng Roman Catholic tsaka Seventh-day Adventist ay meron silang common denominator na they have to maintain it. They have to maintain the justification not based on what Christ's work, kundi doon sa activities ng church nila. For example, sa Roman Catholic, meron silang seven sacraments. Kailangan obligado silang sundin yun. Dumaan sila doon talaga. At ma-maintain yun. At sabi nga nila, pag ikaw nakatanggap na ng sanctifying grace, sabi ng Catholic, kailangan i-maintain mo niya, huwag kang mag-commit ng mortal sin. At para madagdagan yung justification mo, kailangan maging faithful ka to follow the seven sacraments. Diba? Sa Adventist naman, they receive the justification, pero they have to keep naman the Ten Commandments. Apo. Sa Catholic, 7. Sa Adventist, 10. Yes. Parang ganun, no? So they have to, kaya nga, napansin ko lang, meron silang sinasabi dito sa, mapakita ko sa inyo, sa Ellen White Encyclopedia. Meron binabanggit dito sa Ellen White Encyclopedia, mga kapatid. Ito. Ayan, no? Ang sabi dito sa Ellen White Encyclopedia, sa page 2565, besides the forensic aspect of justification, itong forensic aspect, ito yung sinasabi natin, declared righteous lang. Dineklara ka lang righteous, pero hindi ka righteous. No? Yes. Besides the forensic right aspect of justification, sabi ng Ellen White Encyclopedia, there is also the subjective aspect. So, nakita ko talagang parehong-pareho sa Roman Catholic view ng justification. Kaya lang may dalawang aspect sa Roman Catholic ng justification. Isang tinatawag nila na, although hindi na dinedeclare talaga na ito'y doctrine nila, yung forensic, they accept forensic, the Roman Catholic accept the forensic, but it does not end there. Kasi mayroong tinatawag na second aspect ng justification, yung pagiging anong mismo righteous. Tapos sabi pa rito, it is the means whereby the righteousness of Christ is not only upon them, ito yung justification declaration, but in their hearts and character. Ito yung intrinsic justification or imputed. It is by continual surrender of the will to Christ that the blessing of justification is maintained. Yan. So, kaya ang mga Adventist, ang kanilang naisip na gagawin para ma-maintain itong daily justification, kailangan palagi silang sumusunod sa sampung utos. Kailangan perfect po lagi, all the time. Perfect. And speaking of perfection, napansin ko doon sa debate mo, si may ka-debate mo dyan sa perfect, relative perfection ba? si Haram Prieto po. Oo, si Brother Haram Prieto. Oo, nakasama natin siya sa group chat po. Ah, nakasama natin. Alam mo, yung kanyang mga paliwanag, ano lang yun eh. Yun yung palusot ng mga theologian ngayon eh. Yun ang kanilang mga tinatawag na sampay bakod ng paliwanag ngayon. Ngayon na lang narinig yung relative justification. Yes. Pero ang requirement talaga ni Ellen White, no? Kung babasahin yung ang Ellen White Encyclopedia, hindi sapat yung ano, hindi sapat yung tinatawag nating declaring righteous o yung tinatawag nating forensic justification, no? You have to do it by keeping the Ten
commandments. Pastor, meron po akong magandang quote dyan, Pastor. Ano? Ah, sige, Brother Erwin, isi-share okay. natin. Ayan. Okay, sige po. Ayan. Share sige po, Pastor. Ano? Dito po sa... Dito po sa ano nila, no? Fundamental beliefs. Dito sa page 139. Yung dubong ni Kristo, ang kinocover lang daw po nun ay yung past sins. Oh yeah, correct, correct, correct. Po, yung imputed righteousness, lumalabas po ngayon, mga pati. Ay, para lang sa ano, para lang yun sa, para lang sa past sins mo lang, yung justification na natop mo by faith. Okay? Ano lang po yun? Nakaraan mo kasalanan lang. Yung nakaraan mo lang. Afterwards, kailangan mo ng gampanan yung sinasabi nga po ni Pastor Balbiran na obligation according to the doctrines of the church. Which is, yun na nga po. Yan nga po. Diyan napapasok nga po yung atonement. Diyan napapasok yung sa investigative judgment na kailangan mong gampanan para ka ma-save. So, diyan na po papasok yung imparted righteousness naman. Kaya nga po, Pastor, ngayon lang po pumasok sa isip ko. Meron po tayong mababasa sa 28 Fundamental Beliefs. I think that is in the chapter that talks about the law of God. Sabi doon, salvation is all by grace. Ganun ang term, Pastor. All by... Salvation is all of grace pala. All of grace. All of Pero grace. Hindi all po, of grace. Hindi po, all of grace. Pero hindi po pareho yun ng grace alone. Kala lang po nila sa unang dinig ay pareho yon pero hindi. Kasi yung grace, yung all of grace na yan, dalawang grace yan. Justification, imputed righteousness, that is grace, imputed righteousness, and imparted righteousness, which is kailangan mo para ka nga makasunod sa Ten Commandments. Ganun po yun, Pastor. So, yan, maliwanag ha, na-discuss natin yung tungkol sa justification by faith na similarities. At na-demonstrate naman natin, hindi maitatanggi yung ebidensya nilabas natin. So, pag-usapan naman natin yung sinasabi mo, Brother Erwin, na atonement. Bakit mo nasabi na similar ang doctrine ng Adventist at ng mga Catholic pagdating sa atonement doctrine? Sige nga. Opo. Okay. Share natin. Para makita natin. May konting presentation po tayo dito. Para bigyan tayo ng abang assistance. Inante, no? Abang minante natin, binabati natin si Engineer Darwin. Magandang yan. Gabi sa iyo. Hindi ka pa late. Apo. Binabati rin natin si Sister Margaret Joy Salinas Sosquillo. Magandang gabi po. At sa mga CPWL Team Music, good evening. May God bless us all. Pasensya na sa mga Adventist na binablock ko ha, kasi nagugulo lang kayo eh. Bawal mga langaw dito. Joke lang. Okay, sige Brother Erwin. Okay. Bago po tayo pumunta doon sa atonement, mga pastor, ano po? Pwede po, magsumingit lang po kayo, ano, pastor, ano? Kasi po hindi ko kayo nakikita eh. Ang nakikita ko po itong presentation sa screen. Ah, ganun ba? Kasi po, okay. Opo, hindi ko kayo nakikita naka-presentation. Okay. Kasi po, pastor, minsan may kausap tayo mga SDA, pagka pinag-uusapan natin ng atonement, ang sabi natin sa kanila, eh kasi sa inyo, hindi pa natapos yung atonement ni Kristo sa krus. Ngayon, babalikan nila tayo. Hindi, saan mo nabasa yon? Eh dito sa aming mga babasahin, atonement is complete. Kagaya nga po na sinasabi natin ni Brother Don Baltasar. No? According daw dito sa kanilang review and herald, the atonement is complete daw. Pero mga kapatid, no? Yan po, ang ibig po talaga sabihin ng SDA dyan ay yung sacrifice lang. Yes, yes. Fundamental belief din yan eh. Apo, hindi po yun kagaya sa view natin ng mga Kristiyano na ang alam natin, finished work of Jesus Christ on the cross, tapos ang trabaho. Pero sa SDA, sacrifice pa lang ang natapos. Uh-huh. Yan po, no? So yan po dapat natin tandaan. Ngayon, unahin ko po muna ba yun sa Roman Catholic Church? Yung similarity, tapos SDA, o gusto nyo SDA na kagad? Kasi po, similarity. So ano muna tayo? Summary. Pigyan mo ng konti summary. So ito naman po, pasada lang ito, Pastor. Hindi naman ito matagal na presentation. Okay. Okay? So, pag pinag-usapan po sa natin kasi yung sa Roman Catholic Church about salvation, tatlong bagay po yan about the nature sin, justification, and sacraments. Ito nga po yung justification kanina pinag-usapan natin. Pero meron pa po kasing tinatawag na
sin, nature of sin, no? Tawa po kasi yan eh sa Roman Catholic Church eh, venial sins, mortal sin. Correct. Mas small sin tsaka mortal sin. Although hindi naman nila ano to eh, hindi po nila ito ma-distinguish kung ano ba talaga itong demarcation ng dalawang ito. Totoo. Wala, hindi mo alam kung ano ba talaga yung mortal sin. Pero yan ang sinasabi nila. Yung venial sin po, Pastor, pwedeng hindi mawawala yung sanctifying grace mo sa baptism. Pwede mo lang yung ihingi ng tawad by yourself. Hindi mo kailangan kumpisal. Yung mortal sin naman, eh talagang tanggal ng justification mo. No, hindi ka makakapasok sa langit. Diyan papasok yung penance, sacrament of penance sa mortal sin. Yes, dito po papasok yun. Kailangan mo mangumpisal sa pare. Tapos magkagawa ka ng penance. Ayun. Ngayon, kanila po, kung ikaw ay pinatawad na ng pare dahil inabsolve ka na niya, siya kasi ay alter Christus. Alter Christus po kasi sa pare eh. Kalili. Opo, kalili. Although napatawad ka na daw po, ay meron pa tinatawag na temporal punishment. Correct. No? Meron pa silang temporal punishment. Na itong temporal punishment na ito, expiated ito, Pastor. Mabubura lang ito sa pamamagitan mo ng good works. Yan. Dito papasok yung mga good works nila, yung mga meritorious meritorious work tawag nila yan. Kasi may yan, meritorious work. Diyan, yan, diyan po mabubura. Opo, diyan po mabubura yung mga temporal punishment. Samantalang ito nga po yung kanina, justification, di ko na po. Ito po kasi yung three phases. Actually, three phases po eh. Bago ka justified, ma-fully justified according to Roman Catholic Church, tatlo yan, baptism, yun nga yung helping grace o infused righteousness para maging holy life. Tapos, pag nakakasala ka nga, whether venial or mortal sin, kailangan mo na repentance o sacraments of confession. Yan, tatlo yan para ka ma-justify. Ngayon, yung pong justification nga po na yan, kagaya nakita natin, pwede po yung mawala, Pastor, sa RCC. Pero pwede rin madagdagan. Ayan po, increase. Increase justification. Parang banko. Tama po. Ngayon, ang tanong, Pastor, ikaw, sa Roman Catholic Church pa lang tayo po, no? Pag ikaw nagkakasala, lalo na mortal sin, okay? Lalo na mortal sin, ano nangyayari? Na-unjustify ka. So, ano gagawin mo ngayon para ikaw ay ma-re-justify o maligtas, essentially? Dito na po papasok. Re-justification tawag din. Yan. Paano mangyayari? Paano ka ma-re-recover? Eh, dito na po papasok yung sacraments. Okay? Itong sacraments daw na to, channels of grace, yung pong tungkol sa salvation, dito na po yun sa Holy Eucharist. Dito na, eh po yung pito na kininang sabi niyo po kanina. Okay? Ito po yung pitong sacraments. Pero pagdating sa justification, ang talaga po dyan na may kinalaman sa atonement, itong mass o yung Holy Eucharist. Okay? Sabi nga po ni Dr. James White, actually dito po kinuha to sa libro niya. Fatal Flaw. Apo. Yan po reference ko dyan. Ang sabi niya dito sa Eucharist, ito, the final sacrament that deals directly with salvation is that of the Eucharist. Tapos sabi niya, this is the central pillar of Roman teaching on the atonement of the forgiveness of sin. So, ito central pillar ng RCC. Itong Mass, itong Eucharist. Okay? Sabi pa nga po nila, yan daw po ay yan nga, source and summit of Christian life, culmination of both God's action in sanctifying the world in Christ, and also, ang sabi pa nila, Pastor, come and summary of our faith. Mm-hmm. So, ito talaga, ang sentro. Sentro, big ito po ang sentro. Big deal. Ito, kung ang SDA po, merong central pillar, doctrine, ito po yung sa Roman Catholic Church, itong Mass. Okay? So, dito po, may apply yung atonement, Pastor. Mm-hmm. Ngayon, halimbawa, si Kristo po kasi, na meron na siya nagawang sacrifice sa krus, para may apply po dito yon sa tao, para may apply sa tao, dito po yon through the Eucharist or Mass. Okay? Ito yung demonstration daw ng work ni Christ sa atonement. No? Tapos dito po papasok yung transubstantiation, yung pag nakikita po natin yung sa altar, tinataas ng pari yung tinapay na yon, nabilog, na malaki, si Kristo daw po yon essentially. Pati yung wine. So si Kristo namamalagi doon. Really and substantially, yun ang sabi po nila. No? At sagrado yung altar na yon. Ngayon, para ma-apply, ito po, Pastor, nakikita niyo po sa screen. Yung Eucharist po is to apply the effects of the cross. No? So, yung kapatawaran ng kasalanan. Like the benefits of the cross. Opo, yung benefits of the cross,
Dito mo makukuha true mass. Sounds familiar, ah. Apo, sana nakikita niyo lang po ang pagkakaano, mamaya po kasi hindi ba nito. At least nakakasunod na. Nagigit. Yan, ano, maa-apply sa iyo yung dugo ni Kristo through Eucharist. No? At ang sabi nga, ito ay propitiatory. No? Ang tanggal ng kasalanan. The forgiveness of sin, etc., etc. Okay? Kaya nga, hindi lang po doon sa buhay, pati sa patay, Pastor. Pati yung mga nasa purgatorio. So, yan ang view ng Catholic Church. No? Ngayon, ang sabi pa ni Ellen White, at in fairness sa Roman Catholic, hindi ito sinasabi na panibagong sacrifice, hindi. Kundi parang nire-represent lang nila, representation of the atonement of Christ doon sa cross, sa kanyang work doon, para may apply po sa iyo, ayun o, no? Apply to the individual. The mass is the means whereby the fruit of redemption won on the cross is applied to the individual. Okay? So dito po may apply yung tinapos na Kristo, yung redemption na natapos ni Kristo doon sa krus. Okay? Ito po ang ito po ang silbi ng mass para sa mga Roman Catholic Church, Roman Catholic members. Okay? Sabi pa ni Dr. White, through the Eucharist, you can approach the one sacrifice over and over and over again and yet find yourself undergoing what is called suffering of atonement in purgatory. Okay? Mm-hmm. And before you enter the presence of God, because you are not perfected by the Mass, so hindi po nape-perfect. Ang mga Roman Catholic, hindi po nakakatanggap ng perfection. Wala silang perfection. Kahit na umaattend sila sa Mass na ito. At kaya mapupunta sila sa... Opo, kaya kailangan silang bumalik ng bumalik doon po every week. Yan na nga meron po papasok yung obligation. In Adventist terms, ang tawag dyan, daily justification. Ayan na nga po yun. Lumalabas po, ganun, ano? Na yun na nga po yung daily justification. Ngayon, totoo yan. Sige po. Kayo naman. Kasi, sa Catholic kasi, yung forgiveness, yung kapatawaran ng kasalanan, ay yung forgiveness of sin, yung kaligtasan, ay matatamo yun sa pananampalataya at sa gawa. Rin yun. While sa evangelical naman sa atin, wala muna yung visible na gawa. Wala muna yon. Nagkakaroon ka ng forgiveness dahil sa yun nga, hiniling mo yon at nagkaroon ka ng recognition sa Panginoong Hesus na nampalataya ka. Sa kanila naman, magiging kompleto lang yung forgiveness kung nandun na rin yung gawa at kinoconsider nilang gawa yung mga nire-required ng church, ng Roman Catholic Church. Yun. Yun yung kwan. Kasi naniniwala sila na yung pong church, yung Roman Catholic Church, yun po ay malaking ambag para tuluyang ikaw ay araw-araw na mapatawad. Hindi naman penal. Kasi meron silang natural law. Yung natural law, hindi yun kwan, hindi kamukha ng Seventh-day Adventist. Ito naman yung pagkakaiba, no? Sa Seventh-day Adventist naman, in fairness, naniniwala rin naman ng bahagya dun sa grace, dun sa kung papaano. Ang hindi nga lang nila masurrender talaga yung Ten Commandments hindi nila maalis yun sa yung Sabbath Pero sa Roman Catholic Church, beside dun sa kwan, sa Ten Commandments, merong natural law. Merong talagang original na law na bahagi lang yung Ten Commandments sa interpretasyon ng natural law na iyon. Bahagi lang. Tinulungan lang, kumbaga, tinulungan lang nung Decalog na i-interpret yung natural law. Kaya kinakailangan pa rin sa isang Kristiyano na huwag lubayan ang magtrabaho. O gumawa ng mabuti. Kasi hindi 'yun nilalagot nung New Covenant. Kasi ang nilagot lang nung New Covenant yung literal na requirement ng Decalog. Pero yung requirement na ikaw ay gumawa ng mabuti na dire-diretso, ininterpret pa nga nung Decalog na dapat gawin 'yon. Kaya yung Sabat nila, wala namang problema sa kanila kung merong Sabbath keeping yung iba. Kaya lang, ito ay ginawa ng church, third commandment, tapos Sunday i-declare iyon, at yung spirit pa rin ng pagpapahinga
kanilang ini-implement kasi para sa kanila mas mataas yung natural law dun sa Decalog. Yun po yung aking na-research diyan sa kanila kasi nasa ano, nandito ako sa forgiveness of sin, salvation is by faith and works. Hindi ko may share, naka-cellphone ako. Walang share screen. Pwede rin naman. Subukan natin. Subukan natin. Sa dalawang cellphone. Diyan settings. Sa camera mo eh. Camera mode. Tapos dito yata. Subukan natin. Kaya lang, hindi ko na kayo makikita, no? Ayun. Ayan. Nakikita nyo ba? Oo. Yes. Sobrang maliit na, no? Ayan. Number 7. Sa Catechism, page 2036. Okay, sige nga. Nakikita nyo ba? The specific precepts of the natural law because their observance demanded by the Creator is necessary for salvation. Na number 2, the Decalogue contains a privileged expression of the natural law. It is made known to us by the divine revelation and by human reason. So number 3, so that all men may attain salvation through faith, baptism, and observance of the commandments. So makikita po ninyo no, yung observance of the commandments ay it sounds hindi nawala no, hindi nawala, hindi nawala yung observance of the commandments, meaning yung pong kanilang perspective dun sa commandments ay mas matibay kaysa yung perspective ng Seventh-day Adventist, although similar sila kasi more on kwan sila, more on yung Decalogue ginamit lang para i-supplement o bigyan ng mahusay na rason yung pag-obey sa Panginoon. Pero ang masama niyan, yung pong kanila pong kakasangkapanin yung mismong church ecclesiastical para ma-manifest yung uri ng pag-obey. Diba? Sa universalism, hindi ganun eh. Di po ba, Pastor Ronald at Engineer Erwin? Kasi pwede mong kunin sa ibang mga moral resources. Pero sa kanila, outside the Roman Catholic Church, ay walang mabuting kakahinatnan yung tao. Outside, sa labas ng Roman Catholic Church. Kaya dapat, dun ka lang. Oh, pag lumabas ka ron, hell na yon. Kaya dun papasok yung exclusivism. Dun papasok yun. Ang similar naman sa Seventh-day Adventist, saka lamang sa last days iiral yung sobrang exclusive sa Seventh-day Adventist sa last days before coming of Jesus Christ. Pero sa kanila nag-umpisa na kaagad doon sa pagtatagpa lang ng Roman Catholic. Opo. Pero ang problema po ron, Engineer Erwin, Pastor Ronald, yung last days ni Ellen G. White ang tagal eh. Last days ng anon eh. Dire-diretso na. Oh, so matagal na silang exclusive po. Yun po ang similar nila. At yun yung ipapaliwanag sana natin mamaya siguro. Yung remnant ba? Remnant church motive. Sige, Brother Erwin, wala kang audio. Pakituloy mo, Brother Erwin, yung sinasabi mo about atonement. Maganda yung sinabi mo kanina. Na naputol. Wala po akong audio? Wala po akong audio? Okay. Yung presentation mo. Kasi tutuloy ko po ito. Presentation ko po, tutuloy natin. Teka po, i-share screen ko pala. Para makita natin. Ito pala. Maganda yung point ni Pastor Magdaran. Talagang, kaya sa Catholic, talagang ano yun eh. Talagang napaka-pareho-pareho eh. Similar eh. Oo nga. Kaya ka nagtataka okay. Po nagka-Catholic sa Catholic, sa Adventist. Kaya nga po. So, ang sinasabi nga po dito sa presentation na ito, kahit nga po mag-attend ka ng mag-attend ng mass, hindi ka mape-perfect doon. Kaya ang mangyayari, kung ikaw ay meron pang natitirang transgression, may kasalanan ka pa at namatay, doon ka sa purgatorio. Doon ka pupunta. Ito ang esensya ng atonement ng Roman Catholic Church. Through the Eucharist, ma-apply lang sa iyo yung ginawa ni Cristo by attending the Mass. Dito naman po sa SDA, makikita natin ang similarities niyan. Ayun nga po, ang sabi ng SDA,
yung kanilang atonement, magsisimula sa Great Controversy, Pastor, kailangan mong maintindihan itong Great Controversy. Itong Great Controversy daw ay between Christ and Satan, ano? Ito nga po, Sir, medyo na ano nga po ako dahil si Satanas, parang ini-equate nila kay Jesus Christ. Kaya ngayon, anong nangyayari? Eh, parang pinagtatanggol pa nila si Satanas, no? Yan po ang nangyayari, no? Ngayon, yung susunod po dyan, kapag alam mo na yung Great Controversy dito sa chapter 9, dito na po papasok yung Doctrine of Atonement ng SDA, okay? At dito nga po, Pastor, makikita natin yung pong sinasabi ko sa kanina na sa ating mga Kristiyano, ang ating pagtanggap lang daw ng atonement ay yung ginawa ni Kristo sa krus. Pero sa kanila, Pastor, ito po ang nakalagay. But it is also included the priestly ministering of its shed blood in the sanctuary itself. So, yung ginagawa dun sa Day of Atonement during the Old Testament in Jewish times, ay yun ang ginagawa nilang pattern, Pastor. Ganon din ang ginagawa nilang pattern. Okay? Kaya, yung pong kanilang atonement, Pastor, no? Eh, dalawang aspects. Yung Christ's death and intercessory ministry daw. Ngayon, pag sinasabi nilang intercessory ministry, ang ibig pong sabihin nila dyan, yung investigative judgment. Hindi po yan yung intercessory na alam nating mga Kristiyano na mediation. Hindi po. No? Investigative judgment po talaga yon sa kanila. Na dito po, sa investigative judgment, dito na po papasok ang similarity sa RCC o Roman Catholic Church. Dito ma-apply kasi yung sacrifice ni Kristo. Ayan, sabi nila, oh, there he applies the benefits of his atonement to achieve the reconciliations of humans to God. So, yung application ng krus, dito yung papasok sa investigative judgment, no? Na kung papaano namang yung mass ay nai-apply doon, yung atonement ni Kristo, no? Na ipinakita natin kanina, ganito po ang pagkakapareho nila, no? Ngayon, kaya nga po sila pareho ng kanilang justification, nga po, sa RCC, justification, sanctification, parehas lang. Ang justification nila, proseso. Ganon din ang SDA. Proseso din ang kanilang reconciliation. Ayan, pinapakita ng 28 fundamental beliefs sila. Kaya ang atonement, two aspects. Pero sa 28 fundamental beliefs, yung pangalawang aspects, yung last things daw yun. Pero kapag tinignan mo yung investigative judgment, nangyayari po ngayon yan. Nangyayari na po ngayon yan eh. Kaya iniimbestigahan ka na nga ngayon eh. Yung last things lang po dyan ay yung kay Satanas. Yung blotting out of sins. Kasi po, bago daw bumalik si Kristo, ilalagay kay Satanas yung kasalanan. Okay? Kaya, eto na po, no? Kung yung kanina, yung Eucharist, ay central pillar sa RCC, ito namang investigative judgment, ang central pillar sa SDA. Alam naman po natin yan, no? Ang sabi pa nga po ni David Shin, kapag itong investigative judgment na ito ay nawala, ang buong SDA ay magko-collapse, no? Hindi daw ito pwedeng hindi tanggapin kung ikaw ay SDA. Kasi wala kang intellectual reason dahil yan nga ay central pillar doctrine, sabi ni Ellen White, no? Ngayon, Pastor, ito po ang tanong, no? Bakit sinabi naguguho ang SDA kung wala ito? Bakit po? No? Ganito po kasi yan. Alam po natin na ang SDA Church, tatlong main pillar doctrine yan eh. Sabbath, investigative judgment, spirit of prophecy. Yan pong sanctuary na yan, nasa gitna, pinakamalaking pillar, okay? Ngayon, yung mga iba pa pong doktrina po nila, mga pastor, mga kapatid, lahat po yan ay in conformity dito sa kanilang investigative judgment. No? Bigyan ko po kayo ng idea, pastor. Ano? Halimbawa po, ang doktrina nila, wala daw pong kaluluwa ang tao. Walang immortal soul. Ano? Eh, bakit ganon? Eh, kasi nga po, kapag namatay ang tao, imbestigahan pa siya eh. You see? So, kung may immortal soul ang tao, saan pupunta yon kapag namatay, imbestigahan pa? You see? Nakita po ninyo? Connected doon. Kaya yung soul sleep, ganun din. At dahil sa soul sleep, kaya may annihilation of the soul. Oh, tapos yung Sabbath. Eh, bakit kailangan ng Sabbath? No. Kailangan mo daw kasi ng rest eh. Dahil wala kang espiritu eh, puro lamang ka lang eh. No? Kaya kailangan mo ng rest. Yung food law, bakit kailangan? Eh, kailangan maging malusog ka daw. No? Wala kang espiritu eh, puro lamang ka lang eh. No? You see? Bakit daw remnant church?
Eh kasi nga, wala namang ibang denomination na may investigative judgment. Sila lang. Eh paano ang kaligtasan? Sa kanila lang. Eh di sila lang ang remnant church, you see? So ganyan ang nangyayari po, no? Kapag tinanggal po natin itong investigative judgment, tanggal po lahat yan. Guguho talaga ang SDA. Yan po, no? Ngayon, gagaya nga po na pinresent natin last time o sa debate, na ipwesto po kasi sa gitna dito si Satanas, no? Kasi si Satanas, na ayon sa kanila ay scapegoat, napunta doon sa gitna. Kaya na po ngayon, kung mapapansin nyo, alam po ng mga followers ko yan, pinagtatanggol nila si Satanas bilang equal kay Christ. Opo. Sabi pa nga po ng isang kausap ko, Christ and Satan shares the same name. They have the same responsibility, sabi doon. Ganun po ang lumalabas. Kaya ganun nga po, no? So, pwede nilang sabihin na pamamaratang, but that's how we see it. Kasi nga po, dahil nga sa theology na yan. Kaya po, balik tayo dito sa atonement, ano, iimbestigahan. Ito po ang good news nila, Pastor, eh. Ito po talaga ang gospel ng SDA. Itong investigative judgment. Ito ang kanilang ebanghelyo. Kung tayo, ang ebanghelyo natin ay salvation by grace alone, through faith alone, sila, eto. Okay? Ito yung investigative judgment. Kasi dito pa lang po malalaman, Pastor, eh, kung ikaw ba ay maliligtas, kung ikaw ba ay worthy, dito pa lang malalaman sa investigative judgment, eh. Ano ang kailangan mo malagpasan dyan? Eh, ang kailangan daw, perfect mo yung confession, no? Opo. At kailangan daw ay sumusunod ka nga dun sa kautusan. Ang sabi dyan, their characters are found to be in harmony with the law of God. See? So, dito lumalabas, Pastor Barbiran. Dito po papasok yung obligation po na sinasabi niyo kanina, no? Dito nga po, kailangan mo sumunod dito sa investigative judgment, kailangan mo ma-fulfill ito bago ka maligtas by the sanctifying grace or imparted righteousness. Kailangan mo ma-overcome ito, eh. Okay? Kasi nga po, alam natin na ito talaga ay para lang sa mga believers, hindi po ito sa mga hindi believers. Maganda yung ganyang presentation na Pastor Valderan, ano? Ang ganda ng connection. Ngayon ko lang din nakita yun. Nabiruin mo na. Napag-connect na talaga yung sa isang mass at isang sanctuary doctrine na iba lang ng tinatawag na details. Ano masasabi mo ron na Pastor Valderan? Oo nga po. Actually, wala naman talagang umaamin na si Satan yung talagang pinaglilingkuran, pero doon na uwi doon po sa doktrina na nag-origin doon sa Archangel pareho, and they shared together doon sa doktrina nga ng Seventh-day Adventist. Kaya ang naging result, hindi nila namalayan yun, eh, because of palatable promises na mas maganda sa investigative judgment daw, dahil meron daw mas preparation na mangyayari dahil ini-examine pa muna, ini-investigahan pa. Maganda yung approach, eh. Natatandaan ko nung Seventh-day Adventist pastor ako, eh. Present namin yung advantage ng investigative judgment compared dun sa walang investigasyong mangyayari. Pero only to discover pala, dahil sa unbiblical na teaching na iyon, ang magiging result, eh, si Satan yung bearer. yung pinakahuling bearer. So, ayan nga po, no, mabalik ko lang. Ito po ang hinihingi. Perfect confession of sin. Yeah. Kung ang RCC, kailangan mo maumpisan sa pare, dito, kailangan mo mag-repent. Specific sin. Pag kasi daw po, meron kang isang kasalanan na hindi mo na i-repent, tanggal ka sa book of life. Yan lang hinihingi na investigative judgment. Pangako, yan din sinasabi ni William Henry Branton. No? Pag pinagsama mo itong dalawang ito, no? Eh, talagang ganun ang lalabas. Pagka meron kang isang sin ay na hindi mo na i-confess against the Ten Commandments, ay tanggal ka ganun sa din, kaligtasan. Ganun din. In fact, may mga tumutulig sa po dyan, si Boots Rodela, salimbawa. Mm-hmm. Sabi niya, ano ba daw problema mo doon kay Branson? And balik ko lang naman sa kanya, eh, kaya mo ba kakumpertikin yan? Kaya mo bang gawin yan? Unang-una, kaya mo bang ma-perfect yung Ten Commandments? Kaya mo ba yun?
Ngayon, kung hindi mo nagagawa ng perfect, kailangan mo na i-confess yung sin mo specifically, perfectly, kaya mo ba yun? And I believe walang makakagawa nun, Pastor eh. Walang makakagawa nun. Ngayon, ang kinakatwira nila, Philippians 4.13, I can do all things through Christ which strengthens me. Eh mali yung paggamit ng talata. Hindi naman yung sinasabi ni Pablo para sa pagsunod sa kautusan. Correct. Hindi po. Yung context eh. Hindi po yun ang context, wala pong ganung context, no? Kaya mali po yung katwiran nila ngayon. Kaya nga po, pag ikaw ay dumaan sa scrutiny dito sa investigative judgment, kahit nga po daw po yung kasalanan mo, Pastor, eh, na nalimutan mo. Oo nga. Yung nalimutan mong kasalanan na hindi mo naihingi ng tawad, tanggal ka eh. Naka-record kasi yun eh. O, naka-record nga daw po na talagang perfectly naka-record yung mga kasalanan eh. No? So ang hirap, hindi ka talaga masisave dito. Kung ang Roman Catholic Church po, mga kapatid, ay meron silang perfection na kailangan din through repentance, through sacraments, through Eucharist. Tapos, pagka hindi sila nakatupad, ay purgatorio sila. Ang masakit sa SDA, sa impyerno ang bagsak. Sa impyerno ang bagsak nila. No? Yan ang doktrina. At okay. So, it requires po perfect holiness eh, Pastor eh. Mga pastor. Perfect holiness ang hinihingi ng investigative judgment. Correct, bago ka makapase. Oo. Sabi nga dito ni Mrs. White, oh, everyone must be tested without spot or wrinkle or any such thing. No? Kaya ang hirap ng salvation po ng SDA, mga kapatid. Yan nga po ang talagang lagi nating ipinamumulat sa kanila. Na bago ma-apply yung atonement ng Jesus Christ, actually, hindi pa nga natapos eh sa kanila po, Pastor. Hindi pa po natapos eh. Hindi pa na-apply sa kanila. Kasi kailangan nilang dumaan muna dito. Investigative judgment. No? At sabi pa nila, ito Pastor, tingnan niyo po. Belief in the cross daw is not enough. Diba? Eh sabi po natin, diba? Justification is by grace through faith alone. Alone. Manampalataya ka, you are declared justified. Justified. You are just. Eh sa kanila, hindi. Hindi sapat yun. No? Ang kailangan mo daw kailangan mo ma-achieve para ikaw ay maligtas. Kailangan mo pa ng Christ perfect life. No, Pastor? Perfect life at perfect sacrifice. Sacrificio ni Cristo at perfect life mo through imparted righteousness. Sabi. Ayan oh, sinners this boat. Ako. Para ka daw matanggap, para ka ma-save. Yan po mismo, nakasulat sa inyong 28 fundamental beliefs, mga kapatid. Ano? Hindi po na ito galing sa iba-ibang mga kung saan-saan lang. Oo nga. Nakasulat mismo dyan. Kaya official yan. Official yan. No? Opo. Kaya, unblemished character ang hinihingi po. Imparted na yun. Ito po yung sinasabi natin, Pastor, kanina. Na kanila may imputed for past sins, pero yung pangalawa na perfect life, true imparted. No? True imparted righteousness. Para sa perfect holiness. Kaya naman, meron din sila sinasabi na yung Ten Commandments talaga ay vital to salvation. Yeah. Yung perfect. Yan. Malinaw eh. Malinaw na nakasulat. Tama. Eh. Irrefutable siya, irrefutable. So, talagang requirement ang obedience. Sabi pa nga ni Mrs. White, Pastor eh, condition eh. Ayan no, condition no. Buti meron ka dyan. Oh, Christ of the Person. Original yan ah. Oh, original po. Eh, magaling ako sa research eh. Magaling ah. Ayos ah. Nakita niyo na? Ganda. Oh. Okay. E, mismo si Ellen White na nagsasabi nito. Oo. Oh, hindi ito galing lang sa Review and Herald. Grabe, no? Talagang ito si Mrs. White. Oh, Christ does not lessen the claims of the law, obedience to it as the condition of eternal life. Oh, kita mo yan? Wow. Kaya talagang hindi ka makakalusot dito. No? Kaya yun nga po, ito yung sinabi ko kanina na passings lang. Okay? Ito na yung daily justification. So, ayan po, tapos na po yung aking presentation, Pastor. Ano? Amen, so, yun po, kung nakita nyo po yung ano, atonement, doon pumapasok po yung, I hope nakita nyo, yung pagpasok ng similarities, at saka yung pagkakaiba rin. May pagkakaiba sila, yes. Pero ang greatest similarity po nila, hindi ka mape-perfect. Hindi ka na perfect ng dugo ni Kristo. Sa Catholic, sa mga isa, hindi ka na perfect. Hindi ka na perfect. Opo. Kailangan mo sumunod. Kailangan mo ma-fulfill yung kanilang requirement, obligation. Yan po, masabi ko. Thank you very much, Brother Aaron. Sa presentation,
Ngayon ko lang narinig, yung marami kang sinabi na ngayon ko lang din na-realize, no? Yeah. Very revealing talaga. Wow, praise the Lord. Pastor Valveran? Na-examination eh, napakagandang pakinggan yung binanggit ni Kwan dyan. Yung investigative judgment in connect in similar doon sa Roman Catholic. Sa Roman Catholic is pupunta ka sa pare, magkukumpisal ka para sabihin mo specifically din yung mga kasalanan mo. Tapos doon naman po sa investigative judgment, magre-repent ka, specific din dapat na matandaan mo. Mo. At ang maganda pa, similar din sila, may mas malalim na similar akong napakinggan naman sa sinasabi ko, dun sa mismong kwan, mismong ideya kung papaano, di ba, na may merit yung grace sa kanila eh. Sa Roman Catholic, yung grace, pwede mong ma-merit yun. Grace can be merited. Tapos, may ambag yung mga saints. Pati si Mary po, may ambag. Si Maria, may ambag yun. Lalo yung, kasi Virgin Mary siya eh. Ibig sabihin, walang asawa yon. Tapos, yung mga saints naman, most of them, talagang pare, walang asawa. Ganun yon. Si Jesus Christ, hindi nag-asawa. So biblically, kinakon naman nila, kinokonnect nila yung Luke chapter 20:34, kung saan binanggit din ni Jesus na yung pong bumangon o yung sa resurrection, magiging parang angels. Tinailor nila yun eh. Engineer Erwin, ano? Tinailor nila. Yung pong banal, parang angels, therefore. Sa Seventh-day Adventist nga pala, ang unang state ni Jesus Christ, angel. Opo, archangel siya. Yun ang similar. Pero sa Roman Catholic naman, hindi siya archangel, pero nag-state siya ng tao kung saan yung tao na yun hindi nag-asawa na like angel. Kung sa Seventh-day Adventist, angel mismo, sa Roman Catholic naman, komo nagkatawang tao na hindi nag-asawa, like angel parang siya, yung state, like parang angel kasi banal nga. Ganon din yung mga kwan, yung mga saints, ganon din. Kaya may karapatan sila na magkwan, mag-recommend sa'yo para mapatawad ka. Pwede mo silang tawagan para ambagan yung iyong katayuan bilang makasalanan na malinis siya. Kaya sinasali sa prayer yung Saint Catherine, ganon, Saint Michael, ganon. Kasi hindi pa pwede Saint Ellen G. White? Saint Ellen G. White, hindi pa pwede. Nga po eh. Makakatulong daw yun, Pastor Ronald, para maluminis yung ating buhay. Kasi yung state nila, like angel. Like angel. Parang si Jesus Christ, like angel yung state niya, ganon. Yun ang similar nila sa Seventh-day Adventist kasi archangel mismo. At parehong nag-i-examine yung mga yon. Yeah. Sige, Pastor Valvera, ituloy mo na yung ating third point. Binang muli yung ating ano, distinction. Natapos natin justification, similarity. Natapos na natin yung sa atonement, similar talaga. Hindi mo itatanggi, no? At yung exclusivistic na tinatawag natin. Yung exclusive. Exclusive kasi ano. Pero before that, binabati natin si Brother Boots Rodelas, kaibigan. Yeah, yeah. Alos na. Pwede kayo mag-sharing dito tayo sa ganito. I-invite ko nga siya. Sabi ko sa investigation. Pwede tayo mag-sharing. Magkakaroon tayo ng program dito, mga kaibigan, sa every Friday. Ganito ang setting. Ano? Yes. Yung maraming screen nakikita. Tatlo lang. Ayan, tama. Sige, good evening pa, Brother Boots. Kaibigan ko yan si Brother Boots. Nakita ko yung person sa US. Brother Boots, thank you. Kung may tanong ka, just ask a question. Marami pa akong sasagutin sa kanya eh. Relax ka lang dyan, Brother Boots. Okay. Sasagutin ko yan bukas. Okay. Sige, Pastor, go ahead. Ano po itong panahon? Pag sinasabi na pareho ang Katoliko at Seventh-day Adventist pagdating sa salvation, exclusivistic. Ito.
yung ideya ng exclusivistic, ito eh kasi yung definition niya, very very short and brief ito. Mm-hmm. Sabi niya dito, religious exclusivism or religious exclusivity is the doctrine or belief that only one particular religion or belief system is true. This is in contrast to religious pluralism. Kasi yung pluralism, okay lang, halos lahat, lahat ng religion, may tama siya. Hindi man lahat tama, may tama siya. Pero itong... Parang iba yung sabi ng may tama. Parang adik, ano? itong pluralism kasi, pwede siyang hindi siya hyper. Pwede siyang, ang dating niya lang, universalism. Okay. Pero itong exclusivity, though ang approach nagiging maganda minsan, nagiging gymnastic pa ngayong approach na iba, pero yung result niya, gymnastic explanation, hindi nila inaamin na sila'y nangangaral ng ganon. Sinasabi pa nga, maraming maliligtas din sa iba't ibang mga sect. Diba ganon ang approach ng Seventh-day Adventist pastors na marami, no? Pero pagpunta mo ron sa kanilang remnant, sa kanilang pagtuturo na tungkol sa remnant, ang magiging result pa, remnant church, sa huling araw, ay may pipiliin, visible church pa rin ang dating, may pipiliin pa rin na yung mga talagang na sumusunod sa Ten Commandments at may pananampalataya sa Panginoong Isus. Yun po yung naging problem natin dito. Well, kung titignan po natin, punta tayo kaagad dito, sa remnant. Maganda ito kasi nakikita po natin. Ganun din ah, remnant church sa Catholic. Opo. Okay. Meron din po sila. Actually, ang Catholic Church, yung obligation, hindi nga lang po talaga kwan siya. Hindi po siya patungkol lang sa last days. Kasi last days yung approach ng kwan eh, kaya nga Adventism po. Sa Adventist ito eh. Ang sabi po rito, the remnant church is a visible historical organized body characterized by obedience to the commandments of God and the possession of a unique end-time gospel proclamation. Adventists have traditionally equated this remnant church with the Seventh-day Adventist denomination. Grabe ano? So, sila yung eschatological remnant. Wala nang yung iba. Last days, wala nang iba. Exclusive talaga yon. Kahit Mormons, hindi yes. Latter-day Saints sila. Latter-day Saints. Opo. Yun. Yun po, yung sa Seventh-day Adventist. Kaya, dito naman po sa Roman Catholic, nabanggit ko na rin kanina, ulitin lang din po. Sige po. Ulit natin ano. mahirap talagang cellphone, tsaga-tsaga. okay lang po. Okay. Baka mayroon marunong mag-ayos ng laptop. Ayan, dalawa na yung nadali po eh. Dalawa na po. Dalawa na. Dito po, sa kwan tayo. Dito po sa Roman Catholic. Sige po, sir. Opo. Sa Roman Catholic, mahalaga yung church eh. Ang sabi po rito, sa number 3 dito, only the Roman Catholic Church has the authority to interpret scripture. Ayan, yan ang kwan dyan. Sila yung nag-i-interpret lang ng scripture. Sila lang may authority. Yeah. The Pope is the head of the church and has authority of Christ. Yan, exclusive yun. The Pope is the head of the church and has the authority of Christ. Exclusive yun. Then, ito na, banggit natin kanina, forgiveness of sins, salvation is by faith and works under the governance of the Roman Catholic Church. Yun, exclusive din yun. Number 8, the full benefit of salvation is only through the Roman Catholic Church. Ito, mabigat eh. Yan na po yun. Yan, mabigat to. For it is only through Christ Catholic Church, which is the all-embracing means of salvation that they can benefit fully from the means ito po yung mabigat dito for it is only through Christ Catholic Church which is the all-embracing means of salvation that they can benefit fully from the means of salvation. Vatican II Decree
on Ecumenism, page 3. Ito po ay mabigat. Actually, ito na yung pinakamabigat. Kasi, talagang kwan na siya eh. Real talk na siya eh. Kumbaga, kumbaga, real talk na siya eh. Wala na siyang paligoy-ligoy ba? Yes. Wala nang anumang direct to the point siya. Oh, kung yung iba, medyo may mga gymnastic explanation pa ang Seventh-day Adventist dyan. Hindi, sabi niya, last days lang. Pero yung last days, no ka, noon pa yung last days. Hindi na natapos yung last days. Kaya lumilitaw din, na-design din sila. Oh, ang approach nga lang ng Seventh-day Adventist, last days. Pero yung last days nila, nung nag-umpisa sila, last days na. Oh, kaya exclusive silang pareho. Kasi yung sinasabi nila, the same yung result. Ang they sabi ng Roman... No, basta, they emphasize more on the visible church than the invisible yes, church. Yes, correct yun. Oo. Although sinasabi rin ng Seventh-day Adventist na may invisible church, na manggagaling din yung invisible church sa iba't iba na mga pero sect concept pa nga. Yun daw ang dahilan kung bakit may remnant church para tawagin yung mga na ibang tupa yes. Ng church na yun. At igagather dun sa remnant church igagather para sila lang maliligtas. Opo. At hindi consistent kasi yung timeline ng last days nga po nila, Pastor Ron at Engineer, nag-umpisa na noon. Tapos, paano nila ma-assure na prior to second coming yung pag-gather? Eh, nag-umpisa na yung last days nila. Tapos, sinasabi rin naman nila, double talk nga po eh, sinasabi nila na magmumula sa iba't ibang mga sekta rin yung maliligtas. Tapos, isisingit nila ngayon yung kanilang obligation sa mga iba't ibang sekta para i-gather sila. Yun ang malaking problema doon. At ang hindi pa consistent doon, kine-claim nila na most of them nasa 144,000. At yung mga hindi maliligtas, o yung hindi kabilang sa kanila na maliligtas, nandun po sa karamihan. Karamihan. Lumilitaw ngayon na failure yung kanilang task, yung kanilang work doon sa karamihan. Because lilitaw na mas marami yung karamihan kaysa sila. Yun ang magiging problem doon na hindi namin masolve-solve sa ayas. Doon sa aming... hindi namin masolve-solve yun eh. Ang sagot na lang doon, baliktad din eh, ang sagot, ang sabi doon, mas marami talaga yung pong hindi Adventist, yun po ang sagot doon. Yun ang kinapon nila, mas marami talaga. Kasi mas marami raw yung naliligaw kaysa yung kumbaga, yun po, yung maling-maling eh. Ang problema rin kasi ng Protestant, mga Protestant reformers no, sa Catholic, isa yan, no? Although sabi natin hindi ganun kasing halaga ng sola fide o justification by faith. Ang si John Calvin, no, yan nga yung kanyang ginamit sa Institute of Christian Religion niya, yung maling emphasis ng Roman Catholic sa visible church, institutional church, ang true church. While no, after the Reformation, ay bumalik doon tayo sa biblical na ang true church na tinatawag ay hindi yung local visible church. Kasi marami dyan ng mga hindi totoong believers eh. Ang concept kasi ng true church sa Bible ay binubuo ito ng mga true born again believers all around, all over the place at sa lahat ng panahon. Kaya hindi pwede maging true church ang Seventh-day Adventist. Kasi alam din ng Adventist na may mga fake believers dyan. Ganun din sa Catholic. Yeah. Kaya hindi pwede maging exclusivistic sila, no? Pastor Balbaran? Opo. At saka isa pa po, Pastor Ron, hindi nga natin naisama rito ang dating daan eh. Yung ADD. Kung sinama natin yon, mas may similarity rin. Discuss natin. Yes, may similarity rin. Magkakasimilar yan eh. Seventh-day Adventist, ADD, saka Roman Catholic. Kasi kinakailangan mapreserbahan mo yung kautusan na natural kung saan ang approach nga lang kay Kristo. Si Kristo ang humahawak sa ADD. Sa Roman Catholic naman, Church ang humahawak. Sa Seventh-day Adventist naman, palik ka dun sa Ten Commandments. Kaya nga sa mga debate, Pastor at Brother Erwin, yung Matthew 16:18,
pare-parehong ginagamit ng Iglesia ni Cristo, ginagamit ng Katoliko, ginagamit ng Adventist. Alin sa kanila doon ang true church? Yun ang naglalaban sila. Samantala ang church na binabanggit ni Jesus sa Matthew 16:18 na itatayo niya, it's a visible church. That is the universal church composed of all true believers na Diyos na nakakaalam kung sino sila. Kaya nag-aaway-aaway sila eh. Sa Seventh-day Adventist historicists sila. Hindi man literal na mangyayari sa mga Seventh-day Adventist yung nangyari sa wilderness, in Christ, kinakailangan nilang mag-sacrifice only to become perfect. Yun na yung sinasabi ni Engineer kanina. Ganon din naman po sa Roman Catholic. Eh kaya nga, di ba, si Jesus Christ pinahirapan eh, nilatigo pa nga eh, nagkalas-galas eh. And such thing, theologically, metaphorically, they believe, pareho rin naman ng evangelical na church katawan ni Kristo. Kaya pagpasok mo sa church na katawan ni Kristo, kinakailangan mag-sacrifice ka kasi yung katawan nga ni Kristo nahirapan eh, napalo-palo eh. Kaya in order for you to become perfect as well, kinakailangan din may sacrifice na mangyayari sa loob ng body of Christ. Yun po yung kan, yung salpak ng Roman Catholic. Eh, simple lang naman sa EDD. Sundin mo yung kautusan ni Kristo. Pero ganun din naman. Ganun din naman. Yung result, pagkakasala sa lubong, pareho rin. Kaya exclusive ang dating sa kanila. Ako basta may experience ako dyan sa EDD. Kasi alam niyo po ba, nung ako eh, nagbabasa nga ng Biblia, no, naintindihan ko, tumatinda ko ng indoctrination niyan, yung live. No? Sinundan ko yun for so many nights. At nung nandun na ako sa gitna, nung pumapasok na yung bawal kang magdamit, bawal kang kumain ng halal, bawal kumain sa Jollibee. Tapos nung tinanong ko yung aking parang nag-guide sa akin, no, na parang minister doon sa isang lokal or whatever, eh sabi ko, may kinalaman ba yung salvation? Meron daw. Dahil pagsunod daw sa kautusan, so ano lumalabas? Pinalitan lang nila yung Ten Commandments ng ginawa nilang written. Ginawa nilang written code yung law of Christ, no? Kaya talagang mali. Ganun pa rin. Legalism pa rin, talagang. Legalism. Hindi naman yung intention ni Christ eh, sa commandments. Hindi, spiritual eh. Ngayon, Pastor, ito nga po. Kagaya nga po na sabi nyo kanina, exclusive, no? Eh, ganun din ang turo ng ADD. In fact, lahat ng kulto, ganun. Totoo. Sila lang mariligtas. INC, ganun talaga, din. Jehovah's Witness, ganun din. Kaya in fact, hindi natin masisi yung mga Seventh-day Adventist na nagbabash sa atin. O kayo, magkakaiba kayo ng church, pero magkakasama kayo. Ano ba yan? Hindi nyo maipindihan yun. Diba? Wala silang alam about universal church. Napaka-ibigalati nila doon. Oo, sa Adventist, sa tinuturo yan. Sa Adventist, kami ang rem ng church. Wala nang iba. Yung iba, wawasakin ni Kristo. Ganun kaagad eh. Sa INC naman, ligtas na kami. Bakit? Oo. Kasi nandito kami sa loob ng iglesia ni Kristo. Okay, baka ikaw eh, walang alam sa Bible. Sino sa insasama ako? Hindi ko alam. Pero tayo, nasold na tayo. Opo. Kasi naintindihan natin kung ano ang true church. Wala, hindi natin sinasabi na dito ka lang, Brother Erwin, basta sa aking church. Sa pub, dito, maliligtas ka rito. Wala tayong gawan. Wala pa tayong agawan. Wala. May silang agaw. Ang pinaka-common lang natin tatlo, we believe in the five solas of Reformation. Yeah. Sola Scriptura, sola fide, sola gracia, solus Christus, at ano, Deo? Holy Day of Gloria. So, Deo of Gloria. Yun lang. Yun po yung napakaganda. At alam nyo po, mas napakahuwig na talaga ang Seventh-day Adventist sa Catholic when it comes dun sa penance at sa karon sa purgatory. Diba? After baptism. Ay, share natin ng konti. Ito kasi yung purgatory. Na-intriga ko dyan. Na-intriga. Purgatory ba yan sa Badista pala? Meron din pala. Eh, yung investigative kasi dito po, sa purgatory, the church gives the name purgatory to this final purification of the elect. Purification of the elect yan. Okay. Parang investigative judgment na purify yung mga elect para ihanda dun sa pag-alis ni Jesus Christ pag mag-close of probation na. Kasi aalis siya, hindi na siya mediator pag umalis siya sa
sa kon na yon, sa silid na yon, which is entirely different from the punishment of the dam. Hindi muna yan final judgment. The church formulated her doctrine of faith on purgatory, especially of the councils of Florence and Trent, the tradition of the church by reference to certain texts. Ito po, gusto po nating i-compare ito rin sa investigative judgment. Ito yung paghahanda ng mga maliligtas. Ganon din po ito sa purgatory. At ito naman, surprisingly, parehong silid din. May isang particular na selda kung saan yung pong... iba lang yung pangalan. Yun po ang point doon. Yun po ang point doon. At talaga namang tumbok na tumbok yung pong Seventh-day Adventist similarity. Kasi we are talking about similarity. Yung purgatory, malaking similarity yon, na parang ginaya lang, parang kon lang. Concept. Oo, yung concept na-modify lang, parang ganun. Meron kasi yung dito, si Brother Boots, sabi niya, naniniwala naman ang SDA sa Five Solas. Ano masasabi mo dyan, Brother Edwin? Naniniwala ba ang SDA sa Five Solas? Na sinasabi Sorry po, Pastor. Sige, okay, go ahead. Okay. So, yan po ay profession by mouth. Ano lang yan? Claim lang yan. Ano? Yan nga po sinasabi na gymnastic explanation. Pero in fairness kay Brother Boots, alam ko, sincere siya. Opo, sincere niya kan. Hindi naman po magtsatsaga yan. Pero ipaliwanag natin kung bakit hindi. Bakit? Unang-una po, no? Paano magiging grace alone? Ano? Okay. Eh kailangan mo nga ng imparted at saka imputed. Eh ang view ng reformer sa grace alone, no? Solely by the grace of God yung salvation, the works of God through Jesus Christ, no? Sa kanya lang, kay Kristo lang. Eh samantalang sa kanila, no? Okay, tama, sasabihin nila. Eh bakit yung imparted righteousness, grace din naman yun eh. Eh hindi na nga yung Christ, hindi na nga Christ alone yun. No? Kasama ng Holy Spirit. Ano? At saka hindi na alien righteousness yun. No? Nanggagaling na rin sa iyo yung justification. Yes. So, hindi yan ang views ng reformers. Wow. No? Brother Boots, ito lang sabihin sa'yo. Intrinsic. Yan... intrinsic yun. Tama. Yun. Pangalawa, Pastor, no, correct me if I'm wrong. Sola, Bible alone. No? Hindi Bible alone ang SDA. Hindi po. Ang sabi ng inyong 28 fundamental beliefs, the writings of Ellen White is continuing source of authority for the church. Kita mo na. Tama. Eh paano pagka nangyayari yung contradiction between the Bible and writings of Ellen White, sino ba nasusunod? Iyon ang tanong. So hindi talaga, Brother Boots. Okay, you may want to believe that, no? Maybe may nagsabi sa iyo. But that is not the truth. Yan din kala ko dati. Yan din kala ko nung ako yung defender ng Adventist Five Solas, naalama ko, nako, hindi pala totoo. Kasi the Seventh-day Adventist believe in justification by faith. Pero yes, not alone. Not alone. Ang talagang original na sola, Brother Boots, justification by faith alone. Alone. Justification, grace alone. Grace alone. Sa inyo walang Christ alone. Christ alone. Hindi alone. Ah, ano pa? Sola Scriptura, scriptures alone, and glory of God alone. Alone. Yun, doon tayo nagkakatalo sa term. Hindi kasama si Satanas. Sender. Anyway, ganyan po, Brother Boots, ano, in fairness, yes, I respect you. Yan ang akala mo. Pero kami po, kasi pinag-aralan na namin yan, galing kami dyan sa Adventist. Ako mismo nakita ko na hindi pala tayo five solas ang Adventist, hindi. Kulang sa ating alone. Even the Catholics can claim five solas. Pero yes, yung may alone, hindi nila kaya. Kahit nating daan, kahit Iglesia ni Cristo, they can claim five solas. Pero nagkakatalo dyan yung salitang alone. Yun ang pinaglalaban namin, mga kapatid na Boots Rodela. Ang pwedeng maipasok dyan ng Seventh-day Adventist ay tota scriptura. Okay. Tota scriptura, yung total. Kaya doon sila, doon pumapasok ngayon yung mga ibang light, yung mga ibang liwanag, di umano, na
kakoneksyon naman ng sola scriptura. But kung titingnan po natin, the same din na pagdaragdag yun eh. Walang pinagkaiba eh. Kasi pwede rin namang i-claim, kanyo nga po Pastor Ronald, pwede rin i-claim yan ng kahit sino pong mga na, mga sect. Mga Mormons. Pwede rin i-claim yan. Kaya, ang sola scriptura. Alone. Talaga. Yung alone. Ito, sabi ni Brother Boots, nagdagdag siya Brother Boots, respect natin itong kaibigan natin. Maganda nga po yun. Imparted righteousness is still a work, His work in us. Kahit daw imparted, eh, Diyos pa rin ang gumagawa nito, Brother Erin. Diyos naman pala gumagawa niya, hindi tao eh. Ikaw talaga, oh. Eh, yun nga. Yun, Brother Boots, yan kasi imparted, yan nga yung tinasabi na sa Roman Catholic dogma nga, na infused grace, no? Sa ano naman, sa SDA naman, imparted righteousness. Ano? Enabling grace. Diyos pa rin ang gumagawa. Yun, kaya ganun din sinasabi. Actually, sa debate namin ni Brother Richard, sinabi niya rin yan. Eh bakit? Yung ginagawa naman namin na true love dahil sa aming pananampalataya, dahil binigyan kami ng Holy Spirit, si Kristo pa rin yun. Unfortunately, hindi yun ang view ng reformers. The reformers is wala yung imparted righteousness. Wala. Forensic, Brother Boots. Forensic, that's right. Declaration lang tayo. We are saved through imputed alone, imputed righteousness alone. That is it. Yes, kay Brother Boots. Siguro sinasabi niya, sanctification na. Gawa sanctification. Eh, kaso nga po, we're talking about salvation, Pastor Ronald. Eh. Tapos na salvation, nagawa na. Ah, nga po. Pero sa issues, salvation ng tao. Oo. Sa Adventist sa kanila, kasi, sinasabi nila, ito, yes, sumusunod kami sa sampung utos dahil naligtas na kami. Yes. Hindi kami sumusunod sa sampung utos para maligtas. Ganyan siguro ang naisip ni Brother Jones. Pero naisip ko, madaling sabihin yon. Pero kung tatanungin natin, paano man sabi naligtas ka na kaya ka sumusunod sa sampung utos? Hindi nila ma-explain ganyan. How can you be saved? Saved ka na pala eh. So nauna yung salvation bago 10 commandments. So ibig sabihin, doon mismo sa statement nila ay mag-break ng kanilang paniwala na they can be saved without the 10 commandments. Yes. Hindi, takapastan. Yung kanila pong tinatahak pataas yung kanila pong gustong sabihin doon sa imparted righteousness, kaya yung trend niya pataas, they want to manifest publicly or before God secretly, kasi sa Panginoon, that after justification, after imputed righteousness is imparted righteousness, they want to express that they are being provided an unfold opportunity for growth toward spiritual maturity. Sila ay lumalago, nagmamature, parang ladder pataas. Pagka ikaw ay natisod, bangon. Pag natisod, bangon, parang hagdan lang, tisod, bangon, tisod, bangon. Kaya maraming tisod pero lumalago ka pataas. Ang problema biblically, hindi ganun ang turo. Ang sabi po, hindi lang tisod. Sa 2 Corinthians 3 verse 7, ang sabi ron, kamatayan. Pag sinabing kamatayan, hindi ka nababangon doon. Once you attempt to be governed by the old covenant law, kamatayan ang bagsak mo, hindi bangon. And you cannot do but to accept and admit na hindi ka nababangon. Kaya unbiblical yung kanyang imparted righteousness in a sense na hindi ka na makakabangon pag tisod ka ng tisod. Kaya tuloy sa turo, ganun din, progressive revelation, palya ngayon tapos magpro-progressive. Palya ngayon tapos magpo-progressive. Ang daming ma-trial and error sa buhay ng tao. Ito naman, ang problema ron, malaki ron ang problema. Yeah, tama yan, may alone kasi panahon ng Reformation, kinakunta nila ang RCC, kaya daw may alone. Masasabi mo dyan, Brother Erwin? May alone pa rin naman ngayon eh. Tama. Tsaka kinakunta pa rin naman ng Protestant ang RCC. Consistent pa rin. Sa parang kasi lumalabas, Brother Boots, dun sa sinabi mo, yes, tama yan. Noon, parang ganun eh. Parang tama yan noon na may alone. Kasi panahon ng Reformation,
kinokontra ang Catholic, eh, hanggang ngayon, tama pa rin yung alone. Hindi binago ng mga Protestant yan, hindi binago yan. Oh. Nasa catechism yan, nasa catechism po yan, hindi na po mababago. Opo. So, ibig sabihin, dyan sa statement ni Brother Boots, inaamin niya na the Seventh-day Adventist may five sola na walang alone. Mare, apo. Oh, eh, hindi na five solas, hindi na five sola yun kung walang alone. Ay, eh, yung sola, alone saka, yan. Saka, Pastor Ronald, Engineer Win, ano, yung alone na yon implied yun dun sa mga biblical text tulad ng Romans 3 verse 28. O, diba? Pag sinabi rong faith, hindi not by words. Imply na yung alone na yon. Pag sinabing si Jesus lamang, alone na yon, Acts 4 verse 12. Maraming alone prior doon po sa existence ng Roman Catholic at saka Reformation. Marami ng alone na sinasabi, Brother Booth, sa Biblia, correct. Bago pa man nagkaroon ng Reformation. Correct. Ito pa, sabi ni Brother Booth, i-ano natin siya. Yeah, sabi niya, yeah, yan ang problema. Sin problem is not a legal problem that can be solved by forensic declaration. Hindi daw nawawala ang kasalanan sa forensic justification. Para kasi kay Luther, di ba, meron siyang tinatawag na Simul justus et peccator. I'm a sinner and at the same time. Ayan, hindi daw nasosolve ang problem. Ano masasabi niyo doon? Well, totoo yan, Brother Boots, ano? Kaya nga po ang reformers very clear about justification na tayo yung while we are still in the flesh, no, there is still the original sin, we are still depraved, no, tayo magkakasala pa rin, mga Kristiyano magkakasala pa rin. Kaya kung ang righteousness natin dito sa laman, kahit may Holy Spirit pa, ang pagbabasehan lang sa yung salvation, hindi ka masisave. Yes. Kasi nga ang yes, salvation, ang righteousness nakatanggap-tanggap lang sa Diyos ay perfect, unblemished. Amen. Amen. Eh, ibinigay na nga sa iyo through Jesus Christ eh. Bakit dadagdagan mo pa? Di ba? So nakuha mo, Brother Boots. Hindi mo pwede na magsanib yung sanctification at justification sa salvation. Yan nga aking premise doon sa debate eh, Brother Pastor Ronald. Na sa SDA kasi magkaiwalay eh. Kailangan pareho mong makuha yan, 100%. Wow. Justification, sanctification. Bago ka ma-save, eh yung sanctification, makukuha mo through investigative judgment. Yun na nga. Yun. Brother Boots. Yes, eh hindi yun ang, yes. Ano, ang Balderan, anong masasabi? At saka, ang sabi doon sa For God So Loved the World, world ang ginamit doon, cosmos, okay. Hindi ginamit doon ang anthropos, ano? Kasi to emphasize the world, may connection yun. Kasi if you are actually focusing on anthropos, wala nang katapusan yung process o yung atonement process. But it was already finished. It's a finished work by Jesus Christ. Yung culture kasi, yung panahon, yung yugto ng mundo, kinakailangan nating makita kasi na mahalaga yung yugto ni Jesus Kristo. Kasi imagine ang audience niya ron, Pastor Ron, Engineer Erwin, matapos nang namatay, tapos only to discover, matagal pa pala yung process ng salvation, magkakaroon pa pala ng mga new light at iba't ibang mga light. So, hindi po aakma dun sa yugto. Kaya nga, for God so loved the world, He finished everything about conflicts of the world, whether or what, anong panahon yung dumating dyan, kay maikli ang buhay o mahaba ang buhay sa panahon na yon, tapos na yon, sob na yon. Yun pong magaling doon. Kasi sabi yung sinasabi po nila dire-dire raw yung process ng kwan, ng atonement pa. Atoned na, pero dire-dire pa yung hindi pa tapos. Maling-mali yun. Unbiblical po. Ito naman, sabi ni Brother Boots, justification word itself, by its meaning, is setting right. No, that's not. Yun nga, doon nga siya nagkamali. Ba't mo nasabing mali yun? Ay, hindi po yun ang meaning ng justification. Biblical sa views ng mga reform. Sa views ng mga reformers. Correct. Even in the Bible, we can prove that, no? That justification is the declaration of righteousness. Tanong natin kay Brother Boots. Declaring Brother Boots, righteous. Pwede ba mag-share ka ng Bible verse para ma-justify naman yung sinasabi mo? No. Kasi galing lang sa yung philosophy. Sa pagkakalam yan. Yung setting right dyan, Brother Boots, yan nga yung sanctifying grace,
sanctification, imparted righteousness. You are being, you are given a power to live a sanctified life through the indwelling Holy Spirit. Yes. But that is not the means of your salvation. That is actually a guarantee of your salvation because you are sealed by the Holy Spirit. That is a guarantee of your inheritance and it will bear fruit, but not in perfection. There's no such thing as perfect sanctification in this flesh. Yun yun, kapatid. No? Wala. Kinulad niya sa ano eh. Just like daw when we justify a margin in Word document, there is an actual change. Eh, tama ba yung... Yan ang sinasabi ko sa kanya sa mga comments. Huwag kang gumamit, Brother Boots, ng mga analogy using nakikita mo dito sa lupa. Hindi. Doon tayo sa Bible. Not necessarily accurate yung mga nasa lupa. Yung logic mo that did not applicable dito sa lupa, not necessarily fitting or fit sa sinasabi ng Bible. No? Bible is our authority. Bible alone. And that is what we stand tama for. Tama kayo sinasabi dito ni Brother Boots na si Abraham daw was justified when he was set right. No, that's not. Abraham is justified by faith. Wala pa siyang ginagawang pagtutuli. Wala pa siyang ginagawang pag-andog kay Isaac. Eh, dinastify na siya. Kaya nga, that is just, Brother Boots. That is just an opinion. Yeah. The Bible says, Romans 4, no? Abraham is justified by faith. Yes. Record, yes. Imputed, no? Without the record, work. Accounted. No, yun. Without works. Sabi pa doon, tapos tama kayo. Hindi set right. Yun no? Nga, Si Abraham, may kasalanan. Nagkasala pa nga si Abraham, daming beses pa. After niya ma-justify. You see? Kaya hindi set so, right. So, tingin ko ang problema, well, Brother Boots, ito lang napansin ko. Siyempre, nafe-feel natin siya kasi Adventist tayo dati lang si Pastor Valverde. Oh, taba, taba. Nafe-feel namin ikaw, nalamdaman natin, pero kahit anong sabihin mo, personal opinion pa rin lumalabas. Yeah, lumalabas pa sa Bible. So, I encourage you to study more at maging honest ka pagka, kasi wala ka namang Bible verse na mababasa sa atin. Parang lalo mo pang dinidiin na tama ang aming dahilan na kayo ay i-correct dahil mali ang understanding ng Seventh-day Adventist sa justification. Ganyan-ganyan ang paniwala ng mga Catholic. You are made righteous. You are not you are made correct. You are made righteous. So, pinatutulungan mo pa yung mismong, pinatulungan mo kami, Brother Boots, na lalong pagtibayin yung ating thesis sa programa ngayon na may similarity ang RCC at Catholic at Adventist na made righteous at mali at hindi reformation-based talaga ang understanding Adventist. Hindi biblical base. Hindi biblical base, no? Biblical. Pero alam ni Brother Boots, sabi niya, Abraham believed and he was declared righteous. What yan, tama. Hindi siya tinutuli. Hindi siya tinutuli. Wala pang works. Yan ang justification by faith. Forensic po yan tao dyan. Alien. Yan. Declaration. Amen. Sige, salamat na marami. At medyo mumaba tayo kasi ang ganda dahil meron tayong kaibigan na bisita, si Brother Boots na nagtatanong. Actually, in-invite ko po siya. Pastor, in-invite ko po siya. Sabi ko, Brother Boots, manood. Sana palaging meron. Sana meron. Salamat, Brother Boots. Kasi intellect naman siya, hindi siya yung parang iba na emotion na iinis. Maraming naman mo sa kanyang mga comment ni Brother Boots na talagang he is well intellectual. At professional kaya lang, siya. Kaya unfortunately, kailangan natin biblical, hindi intellectual. Pinagkaiba natin. Anyway, salamat Brother Boots. We will pray for you at you will still remain as our friends at welcome ka dito. Yes, next time ulit. So mga sa huli, panghuli, wrap up na natin itong ating discussion. Unahin natin si Brother Erwin. To wrap up our discussion, ano po ang masasabi nyo at appeal nyo, call to action sa ating mga kapatid before we end this episode. Okay, salamat po sa mga nanood na nagsubaybay, ano? At nagpapasalamat ako kay Brother Boots, no? Ako po talaga nag-invite sa kanya at ayan, tama po sabi ni Pastor. Sabi ni Pastor Ronald, tuloy-tuloy lang, brother. Alam mo, ang dami mong comments sa akin. Sabi ko nga sa iyo, isa-isahin ko 'yon in God's time. Kasi sa sobrang dami noon, kailangan kong bigyan ng panahon. But anyway, sabi ko nga doon, I appreciate you doing that, no?
Kasi amen. Yun ang mark na naghahanap amen. Ng totoo. Ay, ipag-diskusyon. Eh, yung iba, nag-ipag-diskusyon, puro kalokohan lang. Ito, hindi. Bilablock ko naman sila dito, brother. Pero si ito, brother, ito si Brother Boots. Hindi naman siya ganun, ano? Nag-ano naman siya. Kasi nakaka-challenging yung mga tanong niya. Kaya, yun nga po. So, I hope may mga natutunan po kayo sa mga sumubaybay po sa aming podcast tonight. Amen. No? Kami rin po, ako po, na natutunan marami kay pastor. Kahit ako eh. Mga pastors. Kaya ako, yan. Salamat po sa Diyos at meron po tayong nangyaring podcast tonight. Amen. Yan lang po, Pastor. Hey, Brother Erwin, tawagin naman natin po si Pastor Balberan sa kanyang wrap up for tonight. At ano po ang takeaway? Naakon po natin, natunghayan po natin yung similarity po ng Roman Catholic at Seventh-day Adventist, particular dun sa kanila pong pagpapahalaga ng parehong araw. Sa Roman Catholic, Sunday ang pinapahalagahan. Ten Commandments, yung ginagamit ang Catholic. Ten Commandments, metaphorically, mahalaga rin yung pan, yung Sabat. Tapos, dun naman po sa Seventh-day Adventist, literal na Saturday. So, the same na similar din ang kakahinatnan nila, which is pinapahalagan yung araw. At yung araw na yon, though mas advanced nga lang ang Roman Catholic when it comes to theology ng pagdidiwang, ng resurrection, hindi sila nakaalis dun sa pagdidiwang ng araw. Dapat dumako sila kay Kristo, hindi dun sa araw. Yes. Now, dun naman po sa Seventh-day Adventist, dumadako raw sa Panginoong Hesus Kristo, pero hindi naman umaalis sa anino ni Kristo, which is yung araw. So yun yung problem doon na dalawa. So ngayong gabi nagpapasalamat po tayo dahil marami pa akong natutunan din at the same din siguro sa mga kasama ko at saka sa lahat ng mga nanonood sa atin. Marami pa po na po pwede kaming ma-share sa inyo. This must be the beginning. Hindi naman po ito yung una't uli. At marami pa po tayong serye. Sa mga susunod. Salamat po sa inyo. We love you all. Mahal po namin ang mga Seventh-day Adventist members at saka mga Roman Catholic members pareho kapwa. Amen. And we love them to listen to our simple discussion. And we did it tonight and we'll be doing onward. Every week. Po kami, every week po. God bless po sa inyo. Actually, we love you all. Yes, salamat. Actually, mga kapatid, Pastor at Brother Erwin, may plano ko na gawin natin regular to every Friday. I-discuss natin yung Sabbath School lesson nila. Pero interpret natin ito sa biblical talaga. Yes, yes, yun po yun. Nakita ko yung Sabbath School lesson nila about the three angels message. So, yun. I hope by next week... I love it. I hope by next week, i-discuss natin yon based sa Bible naman. Yung Sabbath School lesson nila. Tama-tama, Biyernes, kinabukasan, may ibabao nila sa simbahan nila yung mapapakinggan sa atin. Okay? So, maraming salamat mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Vidos, kasama si Pastor Leo Balbiran at Brother Erwin De La Cruz. At salamat po sa pagsama sa amin, sa aming mga viewers. At bago tayo magtapos, pangunahan tayo ni Pastor Balbiran sa ating closing prayer. Ngayon. Let's pray. Our God, who is the author of truth, and we believe that there are a lot of things to be presented by us onward because of the truth started of us of tonight. We want to praise you in the early going that we did and finish the study we have just presented. We pray so high that all people, audiences as well, who listen to our presentation will be benefited spiritually. We pray in a very special way our personal situations, including the audiences who listen to us. May you continue to dwell to us all, especially to our present condition in case we have problems financially, problems in health. Would you lay on of your hands to us and keep us in the hall of your hands. In case there are problems of health, severe illnesses, would you lay on of your hands and heal us, help us to be recuperated from all problems in health. Would you bless us tonight as we're going to take our slumber. Would you bless my comrades, Pastor Ronald Ovidos and Engineer Erwin De La Cruz, and including all our family circles represented by each one of us. Forgive us all from all weaknesses in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po, mga viewers. God bless you all. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless.